Sa NDO, dito po pinag-uusapan yung bigger picture ng business. Kaya yung mga upline sponsors na nandito, pinipilit kayo ng mga upline yung pa-attendin ito kasi para hindi po kayong mag-give up kaagad. Kasi kung makaka-attend kayo ng mga NDO, ng mga speakers natin, dyan kayo may injectionan. Alam niyo yun, yung nai-inject, yung nai-immune. Dyan kayo binibigyan ng bakuna. Pag OPP lang kayo ng OPP, recruit kayo ng recruit sa labas, without recharging, malulobat kayo. Tapos eventually, mas kakainin ka na nung negativity kesa yung motivation mo to pursue. So it's very important once in a while. Total, ang NDO po is almost 3 times a week na. Meron pong Tuesday and Thursdays. And then last Sunday, nag-NDO rin po ako dito kasi meron na tayong tuwing Sunday. Pero ang Sunday NDO is only once a month. Kaya ang regular po niya, 2 times a week. So, if I were you, kahit busy-busy kayo sa labas, a-attend kayo lagi ng NDO. Maraming distributors, di na lang ako pupunta sa office kasi wala naman akong downline. Pero ang totoo, mas kailangan pumunta sa office pag wala kang downline. Kasi manghihina ka pag wala kang downline. So, all the more mo kailangan magpunta rito kasi, again, sa NDO, dito pinapakita yung future mo. Dito pinapakita kung paano ka lalalim. Dito ka lalalim yung belief mo about the industry para hindi po nyo makita na yung pinasok nyo ay maliit na negosyo lang. Because, pag malayo yung tingin mo, if you know what's in store for you, kung alam mo yung naghihintay sa'yo, you will never easily give up. And once you give up in this business, game over na po yun. And I'd like to tell you, nobody fails in this business. People only quit, that's why they fail. So as long hindi ka nag-fail, as long as, you know, you are here, you're doing your part, kahit gano'ng kabagal, matatapos mo rin ang karera mo dito sa NDO. Kaya, importante ma-attend ka para alam mo yung bigger picture, alam mo yung na pwede mong gawing career itong business na to. Because katulad ko, alam nyo, 23 years na akong nagde-networking. Nag-join ako dito, 21 years old lang ako. So for the last 23 years, I've been in this industry. So 21 plus 23, alam nyo na kung ilang taon ako. 34. 21 plus 23. 34 nga, ang kulit mo ako speaker eh. So, ibig sabihin, for a person like me has been here for 23 years, hindi naman kami tatagal ng 23 years kung hindi mo siya pwedeng gawing career. So it can be a career. A lot of people just misunderstood this business. Hindi nila naiintindihan mabuti. Oo, nagne-network ka, masipag ka, nagre-recruit ka. Pero ano ba talaga yung networking? Pag tinanong kita, ano ba yung networking? Alam mo, karamihan ng mga distributor ang sagot? Wala, recruit. So, it is more than just recruiting. I like you to understand tonight that what you are doing is way above, is way better than what you're currently doing in your job. Networking can very well replace your jobs. Pwede nitong palitan yung pinagkakitaan mo na matagal mo nang gustong tanggalan o alisan. Ano ibig sabihin? Marami sa atin dito, you know, we keep working but we're not happy with the way with what we are doing. Sino ba dito yung araw-araw, di ba? Pumapasok. Araw-araw, nagre-reklamo sa traffic, sa bus, sa MRT, nagre-reklamo sa sweldo, nagre-reklamo sa boss. Pero magugulat ka, araw-araw, pumapasok ka pa din. Alam niyo yan, di ba? You keep on complaining but you keep just doing the same thing. Kasi ang tawag natin dyan, normally wala tayong choice. Yun yung gusto ko ipakita ngayon, baby. There is a far better choice than what you're doing. Na hindi lang recruit. Kasi naiintindihan yung iba dito. Recruit lang, magre-recruit ka, magdadala ka, makikipag-utas ka upline mo, kakain kayo, magbabanding kayo. That's it. It's more than that. Kaya ngayong gabi, NDO, ang job ko, pag uwi mo mamaya ng gabi, hindi ka makakatulog sa kakaisip ng Aliting Global. Ha? Hindi ka makakatulog. Para makita mo yung bigger picture about this business. Because pag nakita mo na yung bigger picture, gagawin mo yung best mo. Pag alam mo yung mga bagay na naghihintay sa'yo, gagawin mo yung best mo. Marami dito hindi ginagawa yung best kasi hindi mo alam gano'ng kataas yung probability para makuha mo yung pangarap mo. So that's why,
tonight, marami tayong pagkukwentuhan. I-share ko sa inyo experience ko for the last 23 years and I hope to help you in your journey towards this business. Pero, sa una, kailangan talaga willing ka and open ka sa mga changes. Sabi mo, changes. Because para magtagumpay ka, kailangan mo munang may mga baguhin sa sarili mo. Kasi kung ano ka dati, like lagi namin sinasabi ito sa training, I've been training people for the last 23 years. Whatever results you have right now, kung ano man yung resulta na meron ka ngayon, either whatever, result. Madaming resulta sa buhay eh. Pwedeng yung financial situation mo, yung relationship mo, yung health mo ngayon, yung status mo kung married ka na o single pa. Whatever result you have right now is a direct result of who you are. Resulta yan kung ano yung meron ka ngayon, resulta yan kung sino ka eh, kung ano yung mga decisions na ginawa mo, kung ano yung values mo, kung ano yung belief system mo, kung ano yung mga prinsipyo mo, mga philosophy mo, yan yung result ng buhay mo ngayon. Hindi pwedeng negative ka, pero positive ang result mo. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng lonely ka inside, pero you are happy in your relationship. Hindi ganun. Pag lonely ka in your relationship, lonely ka inside. Because may universal law na so within, so without. Kung ano yung nasa loob, yun ang nasa labas. So ang gusto kong maintindihan kung bakit kailangan pong magbago, kasi simple lang, kung hindi ka happy sa result mo, eh di baguhin mo yung sarili mo para magbago yung resulta mo. Ano na kasimple? Kunwari, hindi ka happy sa health mo, kasi tabachin-chin ka ng konti. Aray, sorry. Hindi ko tabachin, tabachoy na para gano'n. Yan yung mga naka-act-in na pero parang naka-tap-out pa. Aray talaga, sorry. Halimbawa, hindi ka happy sa health mo kasi resulta yan eh. Resulta yan ng belief mo, ng philosophy mo, ng internal mo. If you're not happy with your health, you have to change your thinking about your health. You have to change like, I want to diet now because I want to lose weight and become more healthy. If you want to be a captain of your life, hindi ka dapat naniniwala sa malas at swerte. Kasi the moment you give up, the moment you believe in malas and swerte, you are giving up your personal life to direct your life. You are giving your personal power to direct your life. Kasi pag naniwala ka sa malas, malas, swerte, swerte, pinababayaan mo na lang yung universe na mag-direct ng buhay mo. Pero hindi ka naniniwala sa malas, malas, swerte, swerte, naniniwala ka ikaw ang gagawa ng buhay mo, guess what? You will become the captain of your life. So, yun yung mga maling system. Kasi pagka malas, malas, alam nyo dati rin, nung mahirap pa ako, kasi ngayon hindi na. Nung mahirap pa kami, naniniwala rin ako sa malas, malas at swerte. Kasi pinamaan ng belief yan ng mga magulang natin. Kaya alam nyo, when I learned, I read books, I done my research, I attended a lot of seminar, ang daming mga guru, masters, ang daming mga experts all over the world, they don't believe in luck. Yung mga personal coaches, people like Anthony Robbins, people like T. Harv Eker, they don't believe in luck. Bakit? Kasi ang buhay, ikaw ang gagawa. Sabi nila kung may malas at swerte, napaka-unfair naman ng Diyos, gumawa siya ng mga malas. Eh, di ba? Kung may malas man sa buhay o swerte, ang gagawa nun, hindi Diyos, ang gagawa nun, ikaw. Subukan mo tuwing umaga. Gumising ka tuwing umaga at ang recitation mo, ano na naman kaya kamalasan ang mangyayari sa akin? Tingnan natin, hindi kamalasan. Pero kung ikaw, marunong kang magpatawad, marunong kang umunawa, wala kang grudges, wala kang hate, you're open to opportunity, positive ka lang, suswertihin ka. Yes! Ang gagawa ng swerte mo, hindi yung universe. Ikaw. Gets nyo? Yes. Marami kang tatanggaling belief system. Marami kang babaguhin virus. Marami kang tatanggaling virus. Kumbaga sa computer, kailangan mo ng
ang may tawag doon, antivirus. Pag hindi na kaya ng antivirus, reformat. I have good news for you. Dito po, nire-reformat ang utak. Gusto nyo ba yan? So, ang unang mo naman tatanggalin sa sarili mo, number one, yung mga takot, yung duda mo sa sarili mo, yung duda mo sa maraming bagay. Alam nyo, marami na po pinahirap itong fear and doubt na to. Marami ng Pilipino ang pinahirapan ito. Let me tell you this, ilan ng opportunity ang pinakawalan mo dahil takot ka. Hindi lang sa pagyaman, hindi lang sa pag-abroad, pati pansyuta. Hindi mo sinagot. Nag-asawa ng iba, mayaman na, ikaw single pa rin. Kasi takot ka. Nag-gets niyo ako? Takot ka mag-apply o ano kayo ng trabaho mo, naunahan ka ng iba. Nag-gets ibig ko sabihin? Ilang pagkakataon na ang pinakawalan mo dahil sa takot mo? Ilang opportunity na ang dumating? Sabi sa'yo, ano ka? Sama ka? Magsama-sama tayo ng pera, magnegosyo tayo. Sinabi sa'yo ng mga best friends mo, kahit barbecuehan lang, kahit bigasan lang, sama-sama tayo. Dahil takot ka, ano sabi mo? Kayo na lang, baka malugi. Di ba nagsisimula, lugi na? Gets niyo ako? Yes! Question, ilan ng pagkakataon ang pinalagpas mo dahil sa takot? Madami na po. Madami kang pinakawala, di na natin isa-isa niya. Personal, health, ibang opportunity, may nag-offer na ganito, pinakawalan mo, etc. Because takot ka. Believe me, maraming tao hindi mayaman dahil maraming takot. Bakit ka takot? Kasi pinalaki kang takot. Pinalaki ka sa bahay na takot. Pag may bisita, anong ginagawa sa'yo? Ano? Lalo na pag ang dumis mo. Lalo na pag yung sipon mo, ginanito ba, tas nakuyok? Dugis-dugis mo, dugit-dugit mo, paso ka. Tama? Tapos yung matagal ng karne norteng naka-display, hindi binubuksan sa inyo yung magkakapit. Pag may, may bisita, biglang binubuksan. I guess nyo? Yes. It feels other people are more important than you. Kasi yun, pag nagkakamali ka sa bahay, ang tamo. Pagaling mo sa school, sabi ng teacher, bobo, tanga ka na, bobo. So nagkakaroon ka na, inferiority complex. Hindi ka naniniwala sa sarili. You do not trust yourself anymore. That's why mas naunahan ka ng mga takot. Tama ba? Yes. Ilan na ang nakita niyong jack na lalaki ang ganda ng girlfriend? Ganda. Kita mo sa mall. Sexy, yung haba ng buhok, ang puti, naka-sleeveless. Ang kasama, alam na this. Natatakot. Ba't hindi sila bagay? Kasi yung maganda, takot yung mga kaopisina niyang ligawan siya. E siya gusto-gusto niyang na magka-boyfriend. Kaya lang takot. E merong isang pangit. Pero sa loob-loob niya, wala namang mawala sa akin dahil pangit naman. Sanay na akong mabaste. Ano ba yung ligawan ko po? Niligawan, mahilig magpatawa, etc. Hindi pala pangit sa labas, maganda pala ang kalooban. Yes. Kaya pag nakita kayo ng gano'n ang tawag, Jack. Jack pa. Kaya sabo ako. Ano yung target mo sa inyong global? Baka hindi kayo magkalumpay, di ba? Tama ba ako? Baka hindi nyo kaya. Baka huli na kayo. Baka matanda ka na. Baka bata ka masyad. Ano ba yung tamang edad para mag-negosyo talaga? Alam nyo, hindi lang po networking, hindi lang AIM Global ang opportunity sa buong mundo. Marami pang iba. Hindi lang ito. Ano yung mga opportunity niya? For example, pag McDonald's ka, bumili ka ng Jollibee, opportunity ba siya? Yes. Oo naman. Daming umaman dyan. Kaya lang ang tanong, pwede ka ba? Pwede ka. Bakit hindi pwede ang maraming tao kahit opportunity po yun? Kasi ang Jollibee, McDonald's, needs 25 million to buy their franchise. Kung ordinaryong mamamayan ka katulad ko, hindi pwede sa iyong opportunity niya.
Ang logic, opportunity siya, pero hindi sa'yo pwede. Halimbawa, ano pa, kung ayaw mo ng McDonald's, limang inasal, 9 million lang mga manginasal. Pag may imang inasal ka, buhay ka na. Ang mga tao, lakas mag-underize. Eh. May nakatabi ako, kumain eh. Dumating po na yung pagkain niya, dinurog po yung rice, nalagyan ng mantika. Dinurog. Sumubo ng konti. Rice, please! Rice, ang gagawin niya. Konting bawas lang sa mga. Eh, di ba may darating doon? Yung merong ano? Mainit? Lalagay na pa! Lalagay na naman yung mantika. Dudurugin. Kain ng konti. Kurot ng konti sa manok. Rice, please! Rice na naman. Pero ang tanong, tingnan mo mabuti ito ha. Mang inasal 9 million, opportunity siya, tama? Pwede ka ba? Yun yung sinasabi ko. Halimbawa naman, kung hindi ka naman magne-negosyo, punin natin sa corporate, sa employment. Marami din yung mayaman sa corporate eh. Kaya lang, ang mga position, ano po? Vice President, President ng company, Director, Country Manager, Division Head, o di mag-apply ka, VP ng Banco de Oro, o kaya palitan mo si Ramon ang presidente ng San Miguel, o kaya mag-apply ka, Managing Director ng Globe Telecom, ang lalaki ng sweldo ng mga yan. Pero ang tanong, pwede ka ba? Opportunity siya, pero pwede ka ba? E diploma ng mga yan, nag-aral pa sa Amerika. May masteral pa sa States, Oxford, Stanford, Yale, Harvard, Wharton University. Ang gagaling! Pwede ka ba? E kung diploma mo galing sa lumang bayan, mababang paaralan ng lumang bayan. Mababa na luma pa. Paano mo sasabayan? Ha? Paano mo sasabayan? Gets yung point ko? Yes. Opportunity siya, pero pwede ka ba? Ganon. Halimbawa naman, mag-develop ka ng app sa cellphone. Kunwari, coder ka. Pwede ka ba? My point is this. Ang AIM Global, opportunity siya. Pero kaya kong ipagmalaki, lahat ng tao pwede sa negosyo mo. Yeah! May sumama sa amin. Nagda-drive lang ng tricycle. Grade 5, ang pangalan, Leo Kaduyak. Taga-Tagbilaran, Bohol. 8-9 years in the business, ano nangyari sa buhay niya? Apat na palapag ang bahay. Building ang bahay sa Tagbilaran. Grade 5. Ang sasakyan, nung una ko siya na-meet, nakapadjero. Nasa kanya pa ngayon. Nag-upgrade. Nag-Fortuner. Tapos bumili po ng Ford Ranger na nakaset-up. He went to Mindanao. I was there last, I think, 6 months ago. I was in Mindanao and I saw him there. Kasi ang laki ng grupo ni Leo, kahit Tagbilaran siya, ang laki ng grupo niya sa Mindanao. Pagdating niya sa Mindanao, nagkita kami sa Davao. Sabi ko, nung ginagawa mo, sir, nagsaservice ako sa grupo ko, umiikot ako. The thing is, dinala niya yung Ford Ranger niya sa Davao, sa Mindanao. Unfortunately, nagkaroon ng sira, kailangan niyang dalhin sa kasa. And 20 days gagawin. So wala siyang magamit. Nainip sa 20 days. Dahil ang tagal lumabas nung sasakyan niya, temporary, bumili muna siya ng Mitsubishi Mirage. Saka nakakita ng ganun, ang tagal ng kotse, sabi ko, ba't ka bumili? Ang tagal, sir! Grade 5. May na-recruit siya, grade 6. Hindi ako nabibiro. Ang pangalan niya si Wilfredo Laway. Taga-Tagu. Toyo vendor naman. Madaling naniwala yung grade 6 kasi nag-recruit sa kanya yung grade 5. Sabi niya, pag nagawa mo, di kaya ko din. Kasi kung grade 5 ka, mas kaya ko dahil grade 6 ako. Grade 5, grade 6, may kutsi. Ang dami kong kilala, cum laude, wa kutsi. Kasi alam niyo kung bakit, huwag kayo magagalit, ha? Maraming matalino pero bobo mag-isip. Pero maraming hindi matatalino, pero matalino mag-isip. Hindi po nakapagtapos, grade 5, grade 6. Sinabi ko bang magaling sila? Hindi po, mas magagaling na kayo. Kaya lang, because of their belief, na-reprogram yung mind, hindi umatid ng ganitong training. Kahit grade, kahit siya,
na-empower siya sa mga training na ganito, na wala yung inferiority complex niya. Eh kahit ikaw magaling, college graduate ka, pero meron kang low self-esteem, you don't trust yourself, ang dami mong fear, ang dami mong doubt, tatalunin ko na yung grade 5 na walang fear, na walang doubt. Nagpaka-rush eh. Ang yabang ni... Ang nakakatuwa kay Leo, pag nagkikita kami, lalo, lagi ako niyayabangan. Sabi niya, sir, nagpaka-rush ako eh. Yung katabi ng Fortuner ko, ordinaryong sasakyan daw. Kinausap ako ng may-ari ng kotse. Sabi sa akin, sino daw ang may-ari ng kotse? Sino daw ang amo ko? Sabi niya, ako po ang may-ari ng kotse niyan. So nagkwentuhan sila, sinabi niya, ano, ang global blah, blah, blah. Turns out, yung na-recruit niya, nakasama niya sa car wash, na tinanong yung sasakyan niya kasi modelong Fortuner, akala driver siya, na-motivate. Turns out, yung nakasabay niya, dentista. Seven heads bumili sa kanya. Ito nakakatuwa. Ang tawag sa kanya, upline. Doktor, dentista, ang tawag kay Leo, grade 5, upline. Guess niyo ako? Yes! Ladies and gentlemen, it's about time to release your fear and believe in yourself. Yes. It's about time to believe that you can do this. It's about time to believe na magaling ka. Tanggalin mo na yung mga taong takot na yan. Tanggalin mo na yung mga drama mo sa buhay. Matagal ka na pinahirapan ng mga drama mo yan. Tonight, you have to let go of things that no longer help you. Makipag-break ka na sa mga dramang yan. Makipag-break ka na sa mga takot na yan. Pag-uwi mo mamayang gabi at nasa EDSA ka, sumigaw ka, yayaman na ako! At huwag kayong mahihiyang gusto niyong yumaman. Huwag kayong matatakot na sabihin sa tao gusto mong yumaman. Walang masama dyan. Tayo kasi naturuan na pagka topic pera, mukha kang pera. Pero sa totoo lang, kung gusto mong i-attract ang pera, talk about money. Talk about the importance of money. Huwag kang mahihiyang pag-usapan ng pera. Kasi minsan pag ang pera ang topic, iniiwasan ng Pilipino. Paano ka lalapitan ng pera kung iniiwasan mong topic ang pera? Kaya dapat, ang feeling mo, mayaman ako, kaya ko to. Kung nagawa ni Leo, kaya ko to. May nag-join dito eh, nakapira lang sa ilalim ng kulay. Sa Mactan, New Bridge. Ang pangalan, Gemma Hamisola. Dalawa kasi ang bridge sa Cebu, apparently. Merong old and merong new. Nakatira sila. Hindi ko na kailangan i-describe sa inyo kung itsura pag nakatira ka sa ilalim ng kulay. Squatters area. Shanties. Factory ng bata. Pero naman nung araw, lalibangan, yun lang. Nakatira sa ilalim. High school graduate. Nagtatrabaho sa MEPS, Mactan Export Processing Zone, mananahin. Na-recruit sa Improval, ilit lang ano ba? Naturuan, na-reprogram ang mind, tinanggal ang fear, tinanggal ang doubt. Ngayon, Gemma Mizola is one of our top distributors in Visayas. He is now living in Carcar City. Ang bahay, 10 million, may swimming pool pa po sa likod. Wow. Alam mo, nakakayak ang kwento ng babae niyan kasi nung unang medyo nagkakapera na sila, from squatters area, nilipat niya muna ang children niya sa apartment. First time daw ho makakita, makaligo ng mga bata sa shower. Maghapong naligo. According to sa testimony niya. Kasi nakakita ba naman ng tubig na lumalabas sa wall? Nabulat! Can you imagine? Ang point ko mga kaibigan, we're not trying to put them down. These people are very ordinary. They've gone from worst to worst. Kung may mga tao hindi dapat magtagumpay, sila eh. Kasi dami nilang limitations. Gano'ng kahirap mag-recruit kung ikaw nakatira sa ilalim ng tulay? Gano'ng kahirap mag-recruit pag ikaw tricycle driver grade 5 ka? Sige nga. Eh kayong gaganda nyo? Ang pupugi. Hindi ko sinasabing pangit yung mga yon. Ang sinasabi ko, ang daming limitation ng mga taong yun eh, grade 5 ka. Paano ko ipapaliwanag yung
mga English term dito. Si Leo, illiterate, he cannot practically spell all words. Kaya pag nagpapaliwanag yun, lagi naka-PowerPoint. Ano ang challenge mo when people alam na nakatira ka sa squatters area at nire-recruit ka, na marami kang utang? Sino sasama sa'yo? Friends, ang daming limitation pag mahirap ka. All the more kung tricycle driver, nakatira ka sa ilalim ng tulay. But, they still made it in AIM Global. Kung nagawa mo lang, tapos sasabihin mo sa akin, wala ka ma-recruit. Pagbihin mo sa akin, mahirap. Gano'ng kahirap yung dinahanan ng dalawang yun? Ngayon, multi-millionaire na. Ngayon, pag pumasok sa paglalabas ng bahay si Leo, alam mo kung ano problema? Kakahamot! Ano kayang gamitin ko sa apat na kotse na to? Great time. I mean, ano yung pinagdaanan nila bago magtagumpay? Yet nagawa. Yet, kung may mga excuse na tao, sila dapat eh. Sila dapat yung magsabi sa inyo na, hindi ko po kaya to dahil grade 5 lang ako, tricycle driver. Ako mismo challenge na, I love that guy. Binibideo ko siya eh. Nung bago ang kanyang Ford Ranger, binibideo ko eh, personally. Hindi ako nagbibideo, ako ang binibideo madalas eh. Pero because I was so inspired, binibideo ko siya. Tinginan sa akin yung mga tao. Siguro sa loob-loob si Sergio, binibideo si Leo. So binibideo ko, sabi ko, Leo, ano masasabi mo? Nasa loob siya ng Ford Ranger. Ay, naku sir! Power, sir! Power! Grabe, sir! Sabi ko, ano ka dati? Ano ka dati? Tricycle driver, sir. Ano kotse mo dati? Kotse mo? Sabi sa akin, doon sa video. Wala, sir. Sabi ko, meron, tricycle. Ayaw nga pala, tricycle, sir. Tricycle. Ano masasabi mo? Grabe! Grabe ang AIM Global! Ano ulit? Ano ulit? Grabe ang AIM Global! Yumaman at lahat, bigkasin lang ang AIM Global, di magawa, AIM Global. You go to my fan page, I posted it there, yung video, AIM Global talaga ang tawag. Bakit kayo matatakot na hindi nyo kaya? Bakit kayo magdududa sa sarili ninyo? Kung sila na dapat may duda at takot na gawa, kayo pa kaya na pwedeng nyo gawa? So, sabi ninyo, huwag ka maniwala dun sa mga nagsabi sa'yo hindi ka magaling. Yung mga teacher natin, don't believe them. Sorry sa mga teacher dito. Pero those teachers who said, di ka magaling, wala kang kwenta, forget about it. Yun ang nag-contribute ng self-doubt. Yung virus na yun. Today, tonight, kalimutan nyo lahat ng fear and doubt nyo ngayong gabi, mangarap na kayo ng gusto. Yes! Hindi po bawal mangarap. Pag sinabi sa inyo mga parents ko dati, huwag masyadong mag-ambisyon, mahirap lang tayo. Malit sila. Diba ganun sa mahirap na environment eh, sasabihin sa'yo, huwag ka masyadong mag-ambisyon anak, mahirap lang tayo. Kaya tayo mga bata, hindi na natin. Anong program mo? Anak, mag-aaral ka mabuti para magkaroon ng trabaho. Trabaho, 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 trabaho. Nakita mo in global, negosyo, 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 negosyo. Ikaw, trabaho, trabaho, trabaho. Sabi sa'yo, huwag ka mag-ambisyon. Dito sa in global, tinuturo, huwag ka kotse, 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 kotse ka. Ikaw, tricycle, 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 tricycle. Iba yung program mo eh. Sabi dito, magkayayaman ka, yayaman ka, yayaman ka. Ano sabi sa bahay? Anak, kumain lang tatlong beses, ayos na. Kaya pag nakakita ka ng seminar na yayaman, 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 ang response ng isip, ano? Kontento na, kontento na, kontento na, kontento. Nag-gets niyo ako? Yes! Ngayong gabi, lahat ng beliefs that were handed down to you, pinamana sa'yo na hindi mo alam kung anong dahilan, let them go. Ang pera hindi masama. Nai-program ka lang na masama. Kasi kung masama ang pera, dapat hindi nangungolekta ang mga simbahan ng koleksyon. Oo nga, ano? Sabi nung isa, napatingin pa siya. Oo nga, no? Hindi masama ang pera. Subjective ang pera. Relative yan. Ang nagpapasama sa pera tao. Pero yung pera itself, hindi masama yun.
Lagay mo 1,000 doon sa ibabaw ng table. Pag kinagat ka, masama yung pera. Pero pag yung pera, ginamit mo pampaaral ng kapatid mo, pambili ng maintenance ng nanay at tatay mo, mabuti yung pera. Ay, dapat, you want money. Money may never be the most important thing in this world, but everything that is important is affected by money. Yes. Hindi man importante, pinaka-importante ang pera sa buong mundo, pero lahat ng importante sa mundo, apektado ng pera. Gusto mo yung maman, dapat importante sa'yo ang pera. Are you with me? Yes! Kaya, let go. Yung mga malas-malas na yung takot mo, let go. Natakot ka lang. May mag-asawa sa Amerika. Tuwing Thanksgiving, yung babae, pag nag-bake or nag-roast, naglalagay siya ng turkey sa oven, ito kumari yung turkey, bilugyan eh. Hinihiwa niya yung gilid. Tinatanggal niya yung gilid bago niya ipasok. Nagtataka na yung asawa niya. Yung lalaki. Tuwing Thanksgiving na lang, bakit niya hinihiwa yung gilid nung turkey? So tinanong niya, ano yung tagal-tagal natin mag-asawa? I just observed every time na nag-bake ka ng turkey, why do you have to cut the edges? Sabi nung asawa niya, nung babae. Hindi ko alam eh, pero nakita ko kasi sa nanay ko yan nung lumalaki kami. At tuwing siya, nag-bake ng turkey, nalis niya yung gilid bago yung lagay sa oven. Ah, okay, sabi nila lang. One day, one time, pumunta doon yung binan, yung babae. Tinanong nila mag-asawa. Sabi nung lalaki, doon sa binan niya, Mama, kasi itong anak niyo, tuwing nag-bake ng turkey, nakikita ko tinatanggal niya yung gilid. Nung tinanong ko siya kung bakit, hindi niya daw po alam. Pero yun daw kasi nakikita sa inyo pag nag-bake siya. Nag-bake kayo nung bata pa sila. Bakit niyo po ba hinihiwa? Alam mo, sabi nung nanay, malay ko, nakita ko lang yan sa nanay ko. Nung maliliting kami, ganun din yung nanay ko eh, yung lola nila, ganun eh. So one time, dumating ang salarin. Ang lola. Pare-pareho nalang kinonfront yung lola. Yung nanay, yung mag-asawa. So tinanong nila, lola, ba't ganun? Ba't nung araw, pag nagbe-bake kayo, nakikita ko tinatanggal niya yung gilid. Nakagisnan ko, namanatuloy ng anak ko, pero we don't know the reason why. Sabi nung lola, eh paano hindi ko hihiwain? Maliit lang yung oven natin nung araw, hindi kasya yung malaki. Eh hihiwa ko muna para kumasya. Ano lesson dito? Wala lang. Ilang paniniwala ang pinaniwalaan nyo pero hindi nyo alam ang dahilan. Pag kumati kamay mo, hindi, may bakterya yan kaya makatay. Mag-alcogen ka, kamay mo ang baho, kaya makatay. Pag yung may puti na yung kuko, pera din daw, hindi. Kulang ka sa zinc at saka calcium. Yung mga babae, pagka daw dalaga ka at kumain sa pagkainan at tapos ka na, huwag kang tatayo. Hindi ka makakapag-asawa daw. Nalala niyo yun? Yung kailangan pang iikot ng 3 beses yung pinggan bago ka tumayo. Kasabi na natin, ikot mo yung pinggan mo. Bago. Malay ba nung pinggan sa pag-aasawa? Eh lumandi ka lang ng konti, makakapag-asawa ka. Gets ako? Yes! Oh, belief. Bakit ka naniniwala sa malas-malas? Well, it was just handed out to you. Bakit naniniwala ako na masama ang pera? It was just handed out to you. Bakit naniniwala ka na mahirap kayo? It was just handed down to you. Bakit naniniwala ka na go to school, get good grades? It was just handed down to you. Ang dami mong belief system, but the truth is, hindi mo alam ang reason. Now is the time, ladies and gentlemen, to become free. Dito nyo lang sa iyong global matutunan. Kahit eh. So, tanggal lang ng takot. Tanggal na yan. Yung matagal mo nang gusto ligawan, ligawan mo na. Tama? Yung matagal mo nang gusto sagutin, sagutin mo na. O ba't nagtutulakan kayo dyan, ha? Are we clear? Yes! So, let go! Huwag kayo matatakot. Huwag kayo matakot mag-fail. Huwag kayo matakot masaktan dahil pag nasasaktan, natututo. Yes! Huwag kayo matakot ma-reject. It's okay. Yes!
Pag narama mo na reject ka, ibig sabihin, hindi para sa'yo yun. May talagang para sa'yo. Nahihirapan tayo, alam niyo kung bakit? Hindi ka marunong nung tinatawag na let it flow. You resist. Ano yung you resist? Pag-aya, huwag mo nang pilitin. You resist. Lumalabang ka pa eh na, ba't kaya ayaw niya? Ayaw nga eh. Clear? Yes. Pag ayaw, hindi sumama, hindi nag-sign up, hindi talaga para sa'yo. Pero trust me, may sadyang para sa'yo. Yes. Kaya kayo nahihirapan, kaya kayo nai-stress, pinipili niyo yung ayaw na para sa'yo eh. Ayaw nga, hindi nga para sa'yo. Kulit mo. Clear? Yes. May para sa'yo. You just have to find. Hindi mo malalaman yung para sa'yo kung hindi ka makaka-experience ng no, 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 no. Para lumabas yung para sa'yo, puro yung rejection lang muna. So mag-take yung kasama nag-reject dahil dyan, kalabas na yung para sa'yo. Yes! Ano lang yun? Kailangan lang sa negosyo ito para magtagumpay ka tama yung perspective mo. Kasi pagka hindi tama yung perspective mo, believe me, we all experience the same thing. Yung top distributors natin, nare-reject din naman eh, napapagod din eh. Pero iba yung perspective nila eh. Para sa kanila, rejection is a stepping stone to success. Sa mga bago, ang rejection, sign! Sign niya. Ang hilig natin sa ganun, Lord, pag hindi para sa akin to, bigyan mo ako ng sign. Kaya na-reject ka, sign to na hindi para sa akin to. Nag-gets niyo ako? Yes. Hindi ganun eh. Bago ka magtagumpay, marami ka munang mistakes na mapagdadaanan kasi mistake na yun ang magpapagaling sa'yo. Ako, pagka nagkakamali ako sa daan, sa pagdadrive, nakaka-discover ako ng new roads, new routes. Pero pag hindi ako nagkamali, hindi ko mani-discover yun. So ganun din kayo, pag hindi ka nagkamali, hindi ka gagaling. Gagaling ka dito sa dami ng pagkakamali. Pag nasasaktan ng tao, nagiging magaling. Tama ba? Yes. Next thing you have to ask yourself, oh, ngayon, tanggal na yung fear, tanggal na yung doubt. Now that we know that AIM Global is really an opportunity, bakit ka sasama dito? Bakit ka mag-i-AIM? Bakit mo siseryosohin? Maraming dahilan, pero tatlong perspective ang gusto kong tignan nyo. Number one, age mo. Bakit ka sasama dito? Look at your age. We are not getting any... You are not getting any younger anymore. Yung kasama. Look at your age. At the rate that you are going right now, mga kaibigan, iba yung iba dito, less than 40, yung iba 40. Let me tell you this perspective. Bakit sinabi na life begins at 40? Kasi pag 40 years old ka, pababa, pwede ka pa magkamali na magkamali, pwede ka pa magsayang ng oras. Bata ka pa eh. You can make stupid decisions. You're still young. Pero pag 40 and above ka na, iba na usapan. Kasi kumbaga sa basketball, halfway ka na. Second half ka na ng buhay. Dito dapat mas maging wise ka na, mas marunong ka na. Dito dapat mas maging practical ka na. Ang dami ng issues na pwedeng lumabas. Are we clear? Yes. So let me ask you, bakit ka mag-join dito? Look at your age right now. Ang bilis ng panahon, July na. 5 months from now, December. If you're making 25,000 pesos per month right now, and ikaw marami kang pangarap, diyan kita ng 1 year, 2 years sa current na ginagawa mo, whether you're entrepreneur, self-employed, or employed, if you're making 25,000 at your age right now, bigyan kita ng 5 years sa work mo, magiging 50,000 ba ito? Ulitin ko, at the age, at the rate that you're going right now, if you're making 25,000 per month, bigyan kita ng 5 years sa ginagawa mo, dodoble to 50,000. Ang salary natin, increment, ang liit-liit lang naman yun. Tama ba mali? Tama. Eto, kung 25, eh kung 15 ka lang, kailan pa magte-30? Bigyan ko ng example ha. May nag-join sa AIM Global, part-time. Ginawa yung business, natutunan pa paano siya gawin. In less than 1 year,
nagwa 100,000 per month. So bakit ka mag-join? Look at your age. Millennials, young ones, Generation Z. Right now you are here. Iba na, iba po, the times are different. Nung time namin, iba sa inyo. Nung time namin, titigan lang ako ng tatay ko pag malikot ako. Hindi ko na alam kung ano gagawin. Hindi ko na alam kung saan ko isusuot yung sarili. Kunwari, tatay ko pinagagalitan ako. Tinitigan ako, hindi ko na alam saan ako rin. Alam mo yun, kung pwede ka maglaho, maglalaho ka na lang. Pero yung mga kabataan ngayon, titigan mo. Titigan ka rin. Huwag kayo magagalit, but the young ones, ang study, hindi lang magaling sa atin, magaling po ito sa interview, study, you watch the video of Simon Sinek, one of the great authors that I've read. One character ng mga millennials and Generation Z, yung lagi kayong merong tinatawag na entitlement. You're always entitled. Dapat ganito ko, dapat mabigay sa akin ng parents ko, dapat makapunta ako sa ganito, makapunta ako sa ganyan. Well, we cannot blame you because times are different. Ang mga millennials ngayon, gustong-gusto nagpo-post sa IG. Tama? Masarap na pagkain, pupunta sila sa Boracay, sa Palawan. Alam nyo, ang pinaka-best opportunity nyo para ma-enjoy yan, yung maganda yung mga mapopost nyo, masarap ang mga pinakakain nyo, masarap yung pinupuntahan nyo lugar. Ang pinaka-masarap na opportunity sa inyo, Alliance in Motion Global. Kasi bakit? Ipita ka, masarap pagkain mo. May travel incentive dito, part ng marketing plan. Pupunta ka talaga sa Boracay, Hong Kong, Palawan, at sa Ayaw, at sa gusto mo. So, tapos na tayo sa bata. Sa Thunders naman. It's best time for you, those who are parents here, my parents are ages 70 already. But if you are on your twilight already, nasa retirement age na yan, this is the best time for you to save, ladies and gentlemen, because ang hirap mag-retire na i-depend mo sa children mo yung retirement. Buti sana kung maging maganda rin ang buhay. Eh kung hindi. Pangalawa, kung walang yapa mga makasawa. Gets your point ko? Yes. Iba pag may, matanda ka na may sarili kang pera. Kasi pag-aagawan kayo ng mga anak nyo. Pag wala kang pera, pagpapasapasana. Nanay, duma muna kay kuya. Pag na kay kuya ka, nanay, duma muna kay ate. Pero pag may pera ka, dito ka lang, nanay. Gets nyo? Yes. Sa mga ages na you're tired of your job, this is your best opportunity. Are you with me? Yes! So, tignan nyo yung age ninyo, that's one. Number two, your situation. Dapat tignan nyo mabuti yung sitwasyon. What is your financial situation right now? If you're gonna ask me, nag-start ka ng family, you need money to start a family. Financial situation mo ngayon, puno ka ng utang, kailangan mo ng extra income para mabayaran yung utang na yan. Kung ikaw yung tipo ang situation mo, isang kahit, isang tuka, ano yung isang kahit, isang tuka? A-15. May pera. Pagdating ng A-20, ubus na. Di ba may ganon? Yes. Inihila natin yung A-15, pero pagdating ng A-15, a few days lang, ubus na. Pag ubus na yung kinita ng A-15, inihila mo naman na 30. Sino ba dito yung may, hindi pa dumadating ang sweldo, may-ari na? Tama, mali? Tama. Sino dito yung nagtitipid para makaipon? Di ba nakakapagod ng magtipid, wala pa rin ipon? You keep on saving, but the question is, ba't hindi ka makapag-save? Bottom line, save ka lang. Kulang yung pumapasok. Ang daling computation niya ni output-input. Pag yung input equals output, walang naiiwan. Pag yung input mas malaki sa output, may utang ka. Gusto mo magkapera? Palakihin mo yung input kesa sa output. Magkakapera ka. Ito kasi, so if you're gonna ask me why you're gonna join, look at your situation right now. Walang ibang magdadagdag ng income mo kundi ikaw.
You cannot expect it from your boss. Huwag kayong magalit sa boss nyo because your boss, their job is to give you your paycheck, is to give you your salary. It's not their job to make you rich. It is your job to make yourself rich. Masyado tayong nagagalit sa boss natin, but the truth is, hindi nila trabaho payamanin kayo. Hindi nila trabaho bigyan ka ng kotse. Hindi nila trabaho na pag-aralin yung anak mo sa magandang eskwela. Ang trabaho nila, ibigay yung sweldong nararapat sa binigay mong oras at panahon sa trabaho. That's it. 1:1 yan eh. Nagbigay ka ng oras at panahon, bigay sweldo mo. Pero to expect your boss to make your dreams come true, that will never happen. Ang taong responsibility to make your dreams come true, ikaw. Walang iba. So it's about responsibility. By joining AIM Global, because this is business, my friends, ikaw ang magpapalaki ng network mo, ikaw ang lalaki ng income, therefore, ikaw ang tutupad ng mga pangarap mo. Kaya mo situation mo. Look at your situation right. I don't need to tell you why you should join. It's your job to tell yourself or ask yourself why you should join. But let me tell you three areas. Your job, your age, and your situation. Last, yung source of income mo. It could be a job, employed, or self-employed. Tingnan mo yung source of income na meron ka. Is it enough? Yes or no? Is it enough? Yes or no? No. Doon pa lang, sama ka na. Kasi, hindi naman natin kailangan gawing complication to kung ba't sasama ko o hindi. Tanungin mo lang, may pera ka ba wala? Wala ko, sama ka na. Ang nga-arti mo. Hindi na kita kailangan paliwanagan. Ang practical na tao, alam mo, mahirap kami. Pito kami magkakapatid eh. Tigi isang taon na nag-guat bawat isa. May pa-family planning pa tatay. Ang hirap maging mahirap. Kung mahirap po kayo, there is honor rin that. Basta tama ang ginagawa mo. Ang akin lang, kung wala kang pera, mahirap ka, huwag ka nang mag-inarte. Because, pag wala kang pera at mahirap ka, hindi lang ikaw na hihirapan. Pati yung mga mahal mo sa buhay na hihirapan. Pati yung anak mo na hihirapan. Asawa mo na hihirapan. Kaya kung wala kang pera, this is the best reason why you should join. Ang hirap ng walang pera. Kung nalalanginip ako ngayon, na ganito na yung buhay ko, ayoko na gumagising. Kung may kikising sa akin, papatayin ko talaga. Pag wala kang pera, wala kang power. Wala kang saysay, wala kang timbang. Sa magkakapatid, ang pinakikinggan, hindi yung panganay, hindi yung matalino, yung nasa abroad na may pera. Tama ba rin? Pag wala kang pera, wala kang choice. Hindi pwede magreklamo yung mga anak. Walang ulam. Pero iba. Pag wala kang pera, mga kaibigan, iba. Pag nandito ka sa baba, wala kang choice. Pag nasa taas ka, dami mong choice. Pag nasa taas ka, anytime gusto bumaba, pwede. Pero pag nandito ka, hindi ka makababa. Ang ibig ko sabihin, halimbawa nandito ka, may kotse ka. Sawa ka na mag-kotse, di mag-commute ka. Sawa ka na mag-kotse, di mag-tricycle ka. Eh, pag sawa ka na mag-tricycle, anong gawin? Lakad na lang. Guess niyo ako? Pag nandito ka, di ba? Fine dining, buffet, sawa ka na. O di mag-chichir ka, mag-grinder na ka. Tama? Pag nandito ka, may pera ka, sumakit likod mo, pamasahe ka, daming spa. Pag wala kang pera, masakit likod mo, taste-taste na lang. Nag-sibig ko sabihin. Yes. Ang dami mo pwedeng gawin pag may pera. Personally. Pag tinignan mo ref mo, wala kang pera, puro pichel na. Tama, mali. So, if you're gonna ask me why you should join, look at your financial situation. Look at your source of income. Kung kulang,
sapat na dahilan na yan para sumama dito at wag ka na muna mag-ingar ka. Yan na yun. Yan na yun. Trabawin mo na. Tuturuan naman namin kayo kung paano eh. Kailangan mo lang dito matutunan ng skills. But other than that, ba't ka susama sa AIM? These are our reasons. Number one, kasi dito may freedom. Sabi mo, freedom. Freedom! Dalawa dito, financial freedom tsaka time freedom. Financial freedom is a stage in your life where you don't have to worry for money anymore. Gusto niyo yun? Yes or no? Yes! Status sa buhay na hindi mo na kailangan problemahin ng pera. Kasi ang pinaka-problema sa pera, nakakatanda. Pag wala pera, nakakasakit. Nakaka-stress. Tama mali? Tama. O. Dito mga kaibigan, tignan mo mabuti ah. Kumita ka ng 250,000 a month sa AIM. Yung 50,000, kasya na ba sa inyo? Yes! Oo naman, benching ko nga kaya eh. 50,000 pa kaya. So kung kumikita ka ng 250, may savings ka na 200,000. Tama mali? Tama. O pag iniipon mo yung 200,000 mo a month, sa 10 months, meron kang 2 million. Sa 20 months, meron kang 4 million. Pag kumikita ka ng 25,000, may naiiwan, wala. Zero. Ipunin mo ng 20 months, magkano. Now, here is my challenge to you guys. This is 200,000 na savings. Out of 250,000 na kita, may savings ka na 200,000. Kung hindi mo gagawin ang AIM Global, anong opportunity mo sa labas para kumita ng 250,000? Malamang kinikita ng boss mo yan. So anong panalangin mo? Sana mamatay na yung boss ko para kumita. Good news, pag nandun ka, pinapanalangin mo na sa ilalim mo na mamatay ka na para sila naman ang mamatay. Because out there, napaka-limited ng opportunity. Kukunti lang ang nagiging VP, kukunti lang ang nagiging EVP, ADP, director, kukunti lang. Same global, mga kaibigan, unlimited ang pwede kumita ng daan-daan-daan. Libong piso. Sinabi ba sa marketing plan ng AIM Global na dito, ang GA, 1,000 lang po. May cut-off. Sinabi ba sa marketing plan? Dito sa AIM Global, sinabi ba, ang pwede maging milyonaryo dito, 2,000 lang. Problema, pang 2,001 ka. Hindi ka na pwede. Walang limit dito sa AIM Global. That's why we are telling you, magkakaroon ka ng freedom. Galing, no? Masarap dito because you are your own boss, may freedom ka na, financial freedom, may time freedom ka pa. Dami kang kilala sa mundo. Ang daming pera pero walang time kasi they are so busy with their responsibilities. Pero mas marami po akong kilala, puro time pero walang pera. Pero sa AIM, believe me, ang mga mayayaman sa AIM, may pera na, may time pa. Sa English ang tawag niyan, you will have the money to enjoy your time and the time to enjoy your life. Next, if you want to become financially free, why you should join us? The first step towards financial freedom is to become your own boss o mag-business. Ang mindset na maraming tao kasi, employment. Kasi doon tayo na-train. Ito yung first, ito yung tinatawag na cash flow quadrant. The ESBI quadrant. Employment, self-employment, business, investment. Hindi ako nag-invento nito, may author na magaling, si Robert Kiyosaki. In his study, karamihan na may problema, nasa right side of the quadrant. Sorry, pag nakaharap dito, left side of the quadrant. Lagi nagre-reklamo sa job, sweldo, laging kulang, the employed and the self-employed. Those who are financially free are on the right side of the quadrant. Yung B at saka I. Clear? Yes. Ulitin ko, survey sa buong mundo, according to him, ang laging may financial constraints, yung employed and self-employed. Those who are financially free are called businessmen or investors. So maraming mga tao, alam naman natin na nandito yung freedom. Tama, mali? Pero maraming tao takot. Kaya ako siya nilagay sa ilalim ng fear.
Maraming tao hindi makatawid sa B quadrant. Alam niyo kung bakit? Bakit? Takot! Wala akong pera, baka malugi. Hindi ko kaya yan. Hindi ko linya yan. Alam niyo kung sino lang yung nagsasabi ng hindi ko linya yan? Nasa employment quadrant yan. Yung mga nasa B, hindi mo maririnig sa kanila yan. Yung mga nasa B quadrant, basta may pagkakakitaan, kahit hindi linya, lilinyahin. Pero yung mga empleyado, pag hindi na nila linya, ay, yoko yan, yoko. Yoko yan. Hindi ko kaya yan, hindi ko linya. It's not a cup of my tea. R.T. Ang nagsasabi lang ng hindi ng linya-linya, kasi tawag sa linya-linya, huwag kayo maggalit, ha? Poor people's mindset po yan. Ugali ng pangmahirap yan. Hindi ko linya yan. Paano kung merong ginto, eh hindi mo linyang maghukay? Gets nyo ba? Yes! Kaya yung word na linya-linya, ugali pang mahirap. Pero yung ugali payaman, kahit hindi niya linya, yung ginto, yung marunong magpala, ay pag-aralan ko yan hanggang makuha ko yung ginto. Yan ang mga payaman. Yes kayo ng yes, hindi naman kayo makatawid. Andito pa rin kayo. Pero ba't marami hindi makatawid? Takot. Ang hindi alam ng maraming tao, pag nag-networking ka, unconsciously, hindi mo namamalayan. Dahil ang networking, nasa B quadrant yan. Hindi mo namamalayan pag nag-aim global ka, unconsciously nakatawid ka naman. Ha? So, ibig sabihin, sir, pag nag-aim global ako, nakatawid na ako. Exactly! Kaya mamayang gabi, pag malaki mo sa sarili mo yun, nakatawid na ako. Nakatawid na, nahay! Nakatawid na tayo. Nahay! Kaya pag may nire-recruit ka at ayaw, pinosopo, sabihin mo na lang, okay lang. Hindi ka naman makatawid. Pag tinanong, saan tatawid? Diyan, sa EDSA. Yes ako. Yes! Now you understand. Now, mas lumalakas ang loob. Ano mga term ng tao dito? Pag nandito ka. Wages. Salary. Cash advance. Bali. Loan. ATM Sanda. Pawn shop. Bombay. Papel de agencia. Tama mali? 5-6! Lista muna! Yan ang mga term na nandito, tama? Dito, magugulat kayo. Hindi ganyan ang term. Ang term ng mga tao dito, profit. Capital gains. Foreign exchange. Stocks. Bonds. Mutual funds. UITF. Special deposit account. Time deposit, equity. Ibang-iba po yung mga tao. Kaya pag hindi ka nakatawid, hanggang dito na lang lagi ang terminology mo. Pero dahil sa in-global nakatawid ka, pagdating ng panahon, ito pinag-uusapan ko. Kailan mo pa matututunan ko kung hindi ka tatawid? Laging ganyan. Wages, Bombay, mamili ka. Fill in the blanks. Are you with me? Yes! Paano kung hindi ka mag-networking, hindi ka mag-aim global, paano ka tatawid? Na hindi mo iniiwan yung job mo. Because the advantage ng networking is that you can do this business without actually leaving your job. One day, you will have to leave your job pag malaki na yung kinikita mo dito. But believe me, ang best long-term effect ng B quadrant is one day, they are the investors. Kasi nakakatutun, kailan ka pa makakapag-invest? Sige nga. Ang daming investment. You know, sa Pilipinas, because kapitalista tayo, money makes money. Pag may pera ka, ang dami pong pagkakitaan sa labas. Yes! Bumili ka ng condominium, lalo na yung mga pre-selling.
binibenta yung pre-selling, let's say 3.5 million, may pera ka. After 4 years, pagkatapos, 7 million na. Okay. Pag may pera ka, bili ka ng stocks, bili ka ng mutual funds, bili ka ng corporate bonds, bili ka ng bonds ng San Miguel Corporation, 5 years, 20%. Yung 1 million mo after 5 years, 1.2 million. Ang ganda naming opportunity po sa labas. Pero pag wala kang pera, kahit kano kaganda yung mga opportunity nung awan ti kwartang, awan! German po yun. Sa Tagalog, pag wala kang pera, wala! Are you with me? Yes! Kailan nyo pa mamamaximize yung opportunity sa development na nangyayari sa Pilipinas, wala kang doon. Sabi ng iba, ganda na nangyayari sa Pilipinas, under Duterte, blah, 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 daming opportunity. Ano? Masasabayan mo ba? Gets niyo ako? Yes. Tignan niyo yung mga mayayaman. Kumapakyaw ng mga pre-selling na condominium. Tignan niyo yung mga mayayaman. Nagtatayo ng mga resorts. Nagtatayo ng mga restaurants. Kasi, ang mga tao, habang tumatagal, nag-a-upgrade ng lasa. Kaya yung mga tao, mga investors, yung may mga pera, tayo ng bar, tayo ng hotel. Ang ganda negosyo ng hotel. Tourism yan eh. Lalo na motel. Tatlong oras lang, next! Naman. Pag Valentine, pila! Tawa ng tawa si nanay, oh. Ha? Guess nyo ako? Yes! Ang daming opportunity, pero pag wala kang ganun, you're done. So ito, tatawid ka na. Iba na magiging terms mo pagdating ng panahon. Now you know. Kaya, hindi lang pala siya recruit-recruit. Hindi po. Their networking in global is, something is bigger behind. Kaya nakala mo, nagre-recruit-recruit ka lang. Hindi po. Maniwala ka dito, this can be a career. We even make more money than a lot of professionals out there. Doktor lang. Pinag-aralan ko yung doktor kasi yung pangalawa ko, gusto maging doktor. Grade school pa lang ang pangarap doktor. Pre-med 4 years. Yung halimbawa, nursing, medtech, 4 years. Proper, 4 years. 8 na. Pag-i-intern, board exam, another 2 years. 10 years na. Pero general practitioner ka pa lang yan. Wala ka pang specialty. Gusto mo mag-specialty? Mag-i-intern, mag-aaral ka? Additional 4 years po yan. 14 years! May subspecialty pa. Ano yung subspecialty? Halimbawa, cardiothoracic, neurosurgeon, pediacardio. Yung dala-dalawa. Alam mo, ang subspecialty, additional 2 years. 16 years of study bago ka maging doktor. Repet, ano? Di lang kailangan dyan matalino ka. Di lang kailangan may pera ka dyan, kailangan matalino ka. Ang hirap ng mga term, eh. Yung kakabisaduhin mo yung mga gamot, cells, pangalan ng sakit, hindi pwede maging doktor pag bobo. Tama, mali? Tama. Ang libro ganito kakapal, 10,000 isa. Magko-contribute yung mga estudyante para bumili ng cadaver, yung bangkay, para pag-aralan. Magkano bangkay? Ang gastos po maging doktor, kaya pala pag nagpa-check up ka, sabihin mo sabihin doktor, mas dira, 500. Check up yung kalimata, see your eyes. Bangkay. O kung hindi naman yung doktor ang maniningil, di ba, interviewing ka muna. Ano yung sakit na ulo mo? Ah, okay. O, sige, pero sent ako. Paglabas mo, mayroong sekretary, di ba? Di ba, wala pang 1 minute, sabi ng sekretary, 1-5. Ah, lalo sumakit ang ulo mo. Hindi mo mag-blame. Alam mo kung bakit? Mahal eh. Tama ba? Ang laki kumita ng mga yan. Pero, inabot sila ng 16 years ng katakot-takot na gastos at talino bago maging ganyan. Eh, yung global ba? Itagarin ba namin kayo ng 16 years? Magbo-board exam ka pa ba dito?
Hintuan lang kung may board exam dito. You know what? Hindi kaya buti ng 6 dito. 2 years lang. 2 years lang, ladies and gentlemen, na pag-aaralan ko, pag natutunan mo networking skills. Ang kita mo dito, may din pa sa kinikita ng doktor. Top distributor namin, 3 to 4 million a month. Yan yung mga tipong sweldo, income, na hindi mo paubos yung nakarami, darating na naman. Hindi pa nga ubos, meron na naman. Kainis. Hindi katulad pag nasa E-quadrant ka, hindi pa dumadating, ubos na. Iba yung sitwasyon na gano'n? Iba yung sitwasyon na pag marami kang pera, hindi mo pa ubos, may dumadating na naman. Kesa yung kapos, hindi pa nga dumadating, may may-ari na. Yes! Alam mo. Oh, now, let me ask you, are you proud na nasa B quadrant kayo? Yes! Kaya alam mo na yun. Kaya hindi sa madi-discourage kayo sa mga ayaw, dapat kayo yung matapang. Kayo yung hindi nadadala. Minsan, pag mababaw ka kasi, nire-recruit mo. Tapos sabi sa'yo, ako, ayoko dyan. Ang mangyayari, walang mangyayari dyan. Ang tagal na in-global na ko. Networking na ko, hindi tatagal yan. Sayang oras mo dyan, sabi ng prospect mo. Imbis na siya makumbinsin mo, ikaw na kukumbinsin. Medyo may katotohanan niya. Mamaya, pagkatapos niyo mag-Starbucks, holding on sa kayo, oh, na tayo mag-joke niya. Alam niya, ikaw pa na impluensyahan. Now, you know. Are we clear? Yes! Last, number 3. Ito yung pinakamasarap na reason why you should join, yung tinatawag kong leverage. The ability to multiply your time through others. Yung maparami mo yung sarili mo, maparami mo yung panahon. Ang pinakamagandang example ng leverage, yung mga malalaking negosyante. Businesses like Jollibee, Mang Inasal, kasi na parami nila yung outlet nila, Banco de Oro, Caltech, Shell, etc. The biggest people around this, yung mga mayayaman sa Pilipinas, people like Henry C., who died already. Sa kanya yung SM Prime Holdings. Under this holding company, kasi pag sabing holding company, maraming companies below. Under dyan yung SM. Tanong, SM, marami, konti? Marami! Meron pa siya, BDO. Oh, nag-open na nag-open, ang dami. Ano pa? SMDC. Kanya rin yan eh. Ang dami. Ano pa? Meron pa siyang manufacturing. Meron pa siyang power plant. Kasi independent power producer po yan. China Bank, ang pinakamalaking shareholder ng China Bank, si Henry C. Kanya rin yan. Tanong, anong negosyo niya? Dilog-dilog. Meron pang isa, yung Lucio Tan. Daming negosyo nito. Kanya yung PAL. Daming aeroplano. Ano pa? Kanya po yung PNB. Oh, ang dami din. Kanya din yung Allied Bank. Ang dami. Asia Brewery. Ang dami. Century Park Hotel, mga hotel. Eton, kanya yan eh. Ano negosyo niya? Ayala. Oh, sa kanila po yung Globe. Ang dami niyan. BPI, kanila. Ang dami niyan. Yung Banco, kanila yan. Ang dami niyan. Ayala Life, kanila. Ang dami niyan. Ayala Mall. Ang dami niyan, kanila. Ayala Street nga, kanila eh. Ano negosyo nila? O, tingnan mo. May isa pa, last. Ikaw to. Magre-recruit ka, pararamihin mo. Magre-recruit ka, pararamihin mo. Magre-recruit ka, pararamihin mo. Mag-o-open ka sa Nigeria, pararamihin mo. Mag-o-open ka sa Solomon Island, para... Ano negosyo mo? Pati payamang ka rin, katulad nila, dahil pagkakaroon ka ng negosyo. Ano pagkakaiba nyo? Siya, bilyon ang puhunan. Ikaw, 6,980. Pinangutang mo pa.
Naglabas pa kami ng promo. 3,999! Leverage ka na! Sa halagang 3,999, na may negosyo ka na, boss ka na, may freedom ka na, may leverage ka pa. Sa halagang 3,999. So tell me, tapos ma-reject ka, ayaw mo na. Hindi ka lang siputin, nanghihina ka na, apply. Motivate me. Ang arty. Alam mo, pag ma-arty ka, hindi ka yayaman. Isang Indian pa lang, maluha-luha ka na. Nanghihinig na. It takes a lot of effort to become a multi-millionaire. Dapat ang dibdib mo matibay. Dapat hindi dito pusong mamon, pusong bato. Ang mukha mo hindi kailangan manipis, makapal talaga. Hindi pwede dito konting hirap, hudong, pawis. Ikaw yung amoy tao lang dito, ayaw mo na? Ayoko nang bumalik, upline, bakit? Amoy tao dun sa NDO. Hindi kaya amoy dito, pag ganyan. You know, when Mang Inasal opened his first stores in Japsia. Kita niyo si Injapsia ngayon, he became the youngest billionaire at the age of 28-29. Kasi binili siya ng Jollibee. 80% ng operation ng Mang Inasal, binili ng Jollibee. Pero yung 20% na iwan pa sa kanya. You know, I read how they started. Nabasa ko yan. Nagsimula sa Iloilo kasi ang concept niya, magkaroon ng Mang Inasal, o magkaroon ng chicken inasal na fast food kasi at that time wala pang fast food na inasal, chicken. So yun ang concept niya. Pero dahil limited ang resources, guess what? Sila mamamalengke sa umaga, madaling araw. Sila magmamarinate. Sila magbubukas ng tindahan. Sila ang tatawag sa tindahan. Sila magsasara ng kaha. At pagsara ng kaha, madaling araw, mamimili sa malengke. Pagmamarinate, bubuksan ng tindahan, tatao sa tindahan, isasara ang taha, at mamamalengke ng madaling araw, bubuksan ng tindahan, tatauhan ng tandak tindahan, isasara ang kaha, at mamamalengke ng madaling araw. On the third day, sabi ng asawa ni Injap Siya, sara na natin ito. Mamamatay tayo. First day ng opening ng store nila, imbis na palabas ang exhaust, mali ang kabit. Paloob. Kaya yung usok ng mga ihawan, hindi daw magkakitaan ng mga tao. Sinabihan sila na hindi sila lalaki, ang daming mas masarap ng chicken, tatalunin sila ng fast food, puyat sila, pagod, sila nagmamarinate, mali pa ang exhaust ng pagkakabit. Pero did he give up or did they give up? They believed in the vision. Hindi. Temporary setbacks lang po. We are under the learning curve. Matututo pa tayo everything. Ladies and gentlemen, lumaki ang Mang Inasal. Napansin ni Jollibee na kinakain na ni Mang Inasal ang market ni... Napansin ni Jollibee na kinakain na niya market. Kasi first to introduce only rice. Wala siyang choice. Dahil maraming pera si Jollibee kaysa nasa banko, binili niya si Mang Inasal. At 3 billion pesos. Nahirapan yung mag-asawa, napuyat, mali ang pagkakabit ng exhaust, pero naging billionaire. Ikaw, nagkamali ka ng OPP, mali yung sinabi mo, na-reject ka, pinagtawanan ka, pero after a few years, nagkakalahating milyon buwan-buwan ka. Nakapagbilan. Sulit lahat ng pinagbilan. Ngayon, ang tanong ko, kung hindi mo gagawin ito, saan mo makikita yung opportunity na pinaliwanag ko sa'yo? Magtindahan ka, negosyo siya, pero maraming features dito na wala sa tindahan. Magtinda ka ng balot, ang hirap nun, pagkatapos mo ang trabaho, titinda kang balot. Magtayo ka ng beer garden, beer house, magtayo ka ng bar, negosyo rin siya, pero maraming features dito na wala doon. Yun ang kaya kong ipagbalaki sa AIMSA. I've been here for 23 years. Believe me. Freedom and to become your own boss and the power of leverage. One day, kahit di ka na nagre-recruit, di ka na nagbebenta, di ka na nagpupunta rito, di ka na nagbe-build,
we still pay you. Yes. Bayaran ka pa rin ng Angel. One day, pag malaki na network mo, you can declare every day a holiday. Yes. And you still get paid. One day, kahit di ka na magi, kahit di ka magtrabaho, kahit matulog ka maghapon, kahit di ka na gumising. Ipapamana namin sa pamilya mo ang pinaghirapan mo. Oh. Palakpak kayo ng palakpak, pero pag walang pay-in, ang lungkot mo na. Nag-guess niyo ako? Yes. So mga kaibigan, ang real test ng leadership is that hindi naman pagka maganda yung mga nangyayari. Ang real test ng leadership, yung kahit na wala kang pay-in, kaya mong i-motivate yung sarili mo. Mas may experience yung muna yung maraming walang pay-in bago kayo magkaroon ng pay-in. Sa 10 re-recruitin nyo, pagbago ka, sa lang maniniwala, minsan wala ka. Sir, ba't ganun? Ba't walang maniniwala? Ikaw nga, hindi naniniwala sa sarili mo, ibang tao pa kaya. Ganun talaga sa una kasi hindi ka pa magaling. Hindi ka pa magaling. Pero pag gagaling ka na, ayan na, dumadami na yung maniniwala. So, kailangan na mag-practice. So, ang pangatlong gagawin mo sa sarili mo, i-develop mo yung mga tamang attitude para magtagumpay ka. Sabihin mo, attitude. Ganyan yung mga isa sa mga i-develop mo sa sarili mo. Kasi meron sa corporate na tinatawag na KSA. K-S-A. KSA means knowledge, skills, and attitude. Para magkaroon ka ng additional income, kailangan magkaroon ka ng additional knowledge, skills, and improve your attitude. E yung global, importante dito, ma-improve niya yung attitude nyo ng tawag namin, good learning attitude. Pag sabi good learning attitude, your attitude to be humble, yung magkaroon ka ng humility para pag-aralan mabuti. Kasi panibagong skills po ito eh. Remember, ang doktor ilang years bago pag-aralan? 60. Anong pinag-aaralan nila dito? Yung knowledge and skills. Dito hindi tayo abuti ng 16 years. 2 years lang, kabisado nyo na ito. What is 2 years? Kaya yung first 2 years nyo, anong tawag doon? Estudyante ka muna. Pero maganda dito, kahit student ka for 2 years, kumikita ka na, kaya ang category mo, working student ka. Habang pinag-aaralan mo si Aim, hindi ka man kumikita ng million-million, pero habang pinapractice at pinag-aaralan mo siya, along the way, you are already making money. Yes. Hindi man malaking-malaki pa, pero at least kumikita ka na. Kasi, syempre, ang income mo magdidepend yan kung gano'n ka nakaskillful. So, technically speaking, pagka ikaw may skills na, dun lalaki ang income mo. So, pag-aralan. Be a student of life. Be a student of networking. Hanggang magka-skills ka. Because I'm telling you, one of the highest professionals, highest paid professionals in the whole world, are network marketers. 2 years. Pag-aaralan mo, paano mag-recruit? Pag-aaralan mo, paano mag-invite? Paano mag-latag? Paano mag-OPP? Paano mag-one-on-one? Paano mag-closing? Paano mag-answer ng objection? Paano mag-follow up? And ang isang bagay, dumadali habang tumatagal. Mahirap sa una, pero habang tumatagal, dumadali. Lahat naman ng bagay napapag-aralan eh. Lahat ng bagay natututunan. Kung ang puso nga natuturo ang magmahal, utak pa kaya? Swimming, napapag-aralan. Yes or no? Yes! Paano ka gagaling sa pag-swim? Mag-swimming ka na mag-swimming. Pag-bike, napapag-aralan? Yes! Paano ka gagaling sa pag-bike? Bike ka na mag-bike. Mobile Legend, napapag-aralan? Yes! Paano ka gagaling? Laro ka ng laro. Kahit naantok ka na, kahit yung mata mo, napapag-aralan ka. Piano, napapag-aralan? Yes! Bowling, napapag-aralan? Yes! Gitara na papag-aralan? Yes. I have good news for you. Kung ang bowling na papag-aralan, pag-gitara na papag-aralan, pag-swimming na papag-aralan, pag-mobile legend na papag-aralan, good news, pati ang pagyaman na papag-aralan. So yung first 2 years, honestly speaking, hindi pagyaman ng first 2 years. Kalokohan yan. Yung first 2 years nyo, kikita ka. Kikita ka dun sa first 2 years. Pero ang ikakayaman mo dito ng limpak-limpak na salapi,
after 2 years. Kasi after 2 years, diyan kakikita ng 500,000, 800,000 naman, 600,000 naman, 1,000,000. Yung first 2 years, mga 100,000, 100,000 lang yun. Yung first 2 years, 50,000, 50,000 lang yan. 50, 80, 100, 150. Pero ang big break mo dito mangyayari after 2 years. Why? Kasi after 2 years, magaling ka na yun. After 2 years, may na-build ka ng network kahit papano. What is 2 years? Matagal ba yun? Ilang 2 years na po yung lumipas sa mga palad nyo na wala rin naman nangyari? Kapapasok lang ng 2019, halfway of the year na tayo ngayon, just a few months, 2020 na. Ang bilis ng panahon. Kaya what is 2 years? Huwag kayo matatakot doon. Huwag kayo mahinahin sa 2 years. Sir, paano pag 2 years, wala pa din? Bigyan mo pa na isang taon. What is 3 years? Kunwari, 2, wala. Nangyari? 1 pa. What is 3 years? Ngayon, paano kung 3 years na wala pa rin? Diyan na. Diyan ka lalong magtuloy kasi nakakaya na 3 years na, wala pa nangyari, tuloy-tuloy mo na. Kaya ka na. Tama? Kasi after 3 years, wala pa nangyari. Aba, pangatawanan mo na yan, nakakaya na yan. Clear? Number 2, commitment. Sabihin mo, commitment. Pag sabi commitment, well, time and effort to. Huwag kayong ihinto pag nahihirapan na kayo. Huwag ihinto. Kasi unahan ko na kayo, lahat ng may value sa mundo, pinaghihirapan. Yes. Kaya kung tatanungin ako ng prospect ko, nagpipresent ako, Georgian, baka mahirap yan eh. Alam mo, sagot ko, oo naman, kasi ang tatrabuhin natin dito, million-million eh, talaga mahirap. Pero kung gusto mo, 100 lang, 1,000, madali lang. Gusto mo maging millionaire? Bakit ba tinawag na millionaire? Kasi may million, kaya millionaire. Kaya pag ang pera mo, 1,000, 1,000 there. Pag ang pera mo 100, 100 there. Clear? 100 there, 1,000 there, millionaire. Kung gusto mo maging millionaire, ang effort nito mas mahirap kesa sa maging 1,000 there. Pinakamadali, 100 there. Kaya kung tanong niyo sa akin, mahirapan kayo dito, it's okay. Please, ladies and gentlemen, sa panahon ngayon, ano pa ba madali? Yes. Magkakaoma, ang hirap ito pa kayo. Mas maghihirapan mo, it's okay. Sa una lang mahirap. Lahat namang bagay sa una mahirap. Ang pagbabike sa una, ang hirap. Lahat mahirap sa una. Pero as time goes by, dumadali. So when I say commitment, friends, don't give up when it's hard. When times are hard, do not give up. Look into the vision. Remember the story of Mang Inasal. Remember the story of Injapsia. Hirap na hirap sila sa Mang Inasal, pero they believed in their vision, they committed. Look what happened after a few years. They became billionaires. The thing about this business is that many people will discourage you. Many people will never believe you. Pero pag may commitment ka, commitment has a magic in it. Pag pinakita mo sa mga tao na kahit ano ang rejection nila, kahit anong hirap pang pinagdadaanan mo at nakita nila tumutuloy ka, eventually, they will shut up. People will shut up pag nakita nilang committed ka because they know you will become successful at mapapahiya sila pagdating ng pagdating. Ako yun naman eh, katakot-takot na kansawang inisip ngabot ko eh, katakot-takot na rejection eh. People who are close to me. But I still continue. Noong una, hindi na nga sila sumama, kinakansyawan pa rin ako, pero tumuloy-tuloy ako. Nung nakita nila akong despite, na gusto nila akong pigilan, despite sa kansyaw nila, nung nakita nila akong I was so committed, at tuloy-tuloy pa rin ako, anong ginawa nila? Eventually, they shut up. Kasi nakita nila yung karakter na magtatagumpay din ako. You want your detractors to shut up? Show your commitment. Pag nagtuloy ka, hindi ka nagpadala, maniwala ka, tatahimik sila kasi kakabahan. Magkatagumpay ito. Huwag na natin kansawan. Huwag na! So dapat tumalik na. Never give up. Ang real test dito, alam nyo kung saan? When things are hard. Ulitin ko. Ang para sa'yo darating. Pero bago dumating yung para sa'yo, ititest ka muna sa mga hindi para sa'yo. Just commit. May magic yung commitment. Lagi kong kinukwento to. Lagi kong kinukwento lagi sa mga
sa mga OPP ko or sa mga NDO ko. Nakakita na ba kayo ng mga ibon na namatay sa luto? Pero na lang kulungin mo, huwag mong pakain eh. Mamatay sa luto. But those birds that wild, wala kang makikita mong kitang luto. Because ang logic doon, even before God created those birds, nireate niya muna yung mga provision. Inuna muna yung pagkain bago yung ibon. Hahanapin na nga lang yung ibon kasi hindi nalapit yung pagkain. Well, I have good news for you. Bago ka tawagin sa iyong global, ginawa na yung mga taong magpapaglobal ang basa doon sa mga. Hahanapin na nila. Hindi na unang tinawag kayo dito bago ginawa yung mga tao. Ang network nyo, gawa na. Yung magpapasabog ng network nyo, nasa labas na yun. Hahanapin nyo na lang. Hindi kayo tinawag dito nang hindi pa nagagawa yung mga provisions. Bago kayo tawagin dito, ginawa na yun. Hahanapin nyo na lang. Paano nyo makikita? Depende kung gaano kayo kakumit. Eh kung ikaw yung tao na isa, dalawa, tatlo pa lang ang rejection mo, tas ayaw mo na, hindi mo makikita yung para sa'yo. Kasi believe me, ikaw ang maghahanap yun, ikaw ang gagawa nito eh. Ikaw ang gagawa ng network mo. Hindi nalapit ang recruit sa inyo. Hindi yan yung tipong natutulog ka tapos biglang, ako ang sugo, ako magpapagloba ng basa doon sa'yo. Hindi yan yung natutulog kayo mag-asawa sa'yo. Natutulog kayo mag-asawa, bigma may kumalabog sa bubog. Bang! Ayan na yung sugo! Tigilan na po natin yun. You're the one who's gonna go out there and look for these people. You cannot expect other people to do your own push-ups for you. Gusto magpalaki ng chest, ikaw magpupush up. Gusto magkaroon ng agilang downline, ikaw ang hahanap. Hindi yan hahanapin ang upline mo para sa'yo. Hindi ibibigay ng aim global yan. Alam mo, pag nag-enroll ka sa gym, ang magpapalaki o magpapaliit ng katawan mo, depende sa goal mo, hindi yung machine, ikaw. Punta ka sa treadmill, titigan mo. Liit katawan ko eh, dyan sa treadmill niya. Sino magpapalit ng katawan mo? Kami tatakbo. Gusto mo pumasa sa pag-aaral? Sa board exam, sino mag-aaral? Pwede mo ba sabihin sa nanay mo, nanay, mag-review po kayo mabuti ha? Kahit sa matang bukas, galingan niyo po. You cannot tell your partner, ito ano may meat? Kain-kain ng rice eh. Tignan mo, laki-laki ko na. Kain ka kasi ng kain. Ikaw ang tatrabaho ng success. Yes! Ikaw, walang iba. It's your report. Wala ka pang recruit, hindi yung apply mo may kasalanan. Hindi rin yung marketing plan. Lalong-lalo na hindi si doctor. Pag wala ka pang recruit, wala ka pang downline, ikaw yun. Jack, di ba kumikita? Ikaw yun. Gets yun ako? Yes! Sir, ang bagal eh. Hanap ka ng iba. Sir, yung ground down na ito, hindi gumagalaw eh. Hanap ka ng iba. Huwag niyong piliting agila ang hindi agila. If it quacks like a duck, swims like a duck, quack like a duck, it's probably a duck. Mamaya niya, hindi agila to agila. Tarak nga eh. Pipit nga eh. Ayaw nga kumilos. Hindi nga nagre-recruit, hindi nagte-training. Ipa-follow up mo pa. Yung ba yung agila? Ang agila, yung kahit hindi mo i-follow up, aten ang NDO. Yes! Ang agila, kahit di mo sabihin nagre-recruit, nagre-recruit, nagdadala. Ang agila, siya tumatawag sa upline. Ang agila, masipag. Ang agila o alas, yan yung kumikilos kahit hindi sabihan. Yan! Eh ngayon, pag may downline, hindi kumikilos, hindi nagre-recruit, hindi umaaten, pinipilit mo pa, papalo-up mo pa, ititext mo palagi. Hindi agila yan. Tatlo lang yan, tarap, pipit o maya yan. Tama mali? Ang success depende sa commitment eh. Kilos mo lang alam. Kilos mo pa lang alam mo na kung magtatagumpay ka o hindi. Kilos mo pala. Ang tanong ko, yung kilos mo ba pang tagumpay? Kasi ang hirap gusto mong yumaman, pero yung kilos mo hindi pang mayaman. Ngayon, gusto mong pumasa sa pag-aaral, pero yung kilos mo hindi pang pampasa.
Ako, old school ako na engineering eh. Wala pa kasing CAD nung araw eh, yung computer-aided design. So I had to do the old school, yung pupunta kami sa eskwelahan, makikita nyo yung mga engineering nun, merong may tube sa likod, may T-square, may mga triangular scale, may 45 degrees, 30 degrees. Kaya pag sumasabit kami sa jeep, para kaming ninja, dami namin armas. Tapos pupunta kami yung drawing table ng laki, iti-tape namin yung dulo nung drawing paper namin, susukat dun. Alam mo ako, makikita mo sa ka-classmate ko kung sino yung kilos palang papasa. Sino yun? Yung may mga talagang nagdo-drawing, may baon. Pero yung isang classmate ko, ilang classmate ko, drawing day namin, ang baon, katleya. Tapos nakabilog pang gano'n, nakalagay dito, alam mo nang di papasa. Tama? Pag sabi ng teacher, get 1/4 sheet of paper. Alam mo yung hindi papasa, sasabihin sa'yo, meron ka ba? Eto, malupit. May extra ballpen ka ba? Alam mo na yun, hindi mapasa. Wala nang papel, wala pang ballpen. Walang? Oo. Kilos pa lang, alam mo na. Ikaw ba, kilos mo, nagre-recruit ka, nagbibenta, nagpo-prospecting. Do you learn? Do you attend training? Do you listen to your upline? Are you getting mentoring from your sponsor? Kilos mo pa lang, alam mo na yun. So if you want to really become successful, change the way you act. Pakasipag ka, hataw. Yes. Friends, 2 years. Kayo naman na magkukwento sa akin kung ano nabili mong kotse. Third, believe. Sabi mo, believe. Believe. Maniwala. Dalawa lang ang paniniwalaan nyo. Muna, sa topic na to. Una, paniwalaan nyo yung company. And second, believe in yourself. Bakit importante maniwala sa company? Of course, kasi, you know, it's very hard to believe or it's very hard to act. Mahirap kumilos, mahirap magtrabaho pag yung belief level mo sa company 50-50. Let me tell you this, guys, for the record, we are the biggest networking company right now in the whole Philippines. Limang beses na tayong nagpi-Philippine Arena. Ang dami nating nagawang milyonaryo. We are in 25 countries all over the world. Lahat company owned. We have enough resources. We have enough money to do that. Alam niyo yung mga company branches sa buong mundo? Lahat ang nagmamanage at nagbabayad niyan, AIM Global. Kung ang AIM Global hindi po matibay na kumpanya, hindi tayo makakapag-penetrate sa iba't ibang mga bansa. First floor, rentable space. Second floor, parking. Third floor, office. Fourth, fifth, rentable space. Seventh, ang laking auditorium ng seventh floor. Clear? Hindi magagawa yun ng company. Pioneer. May manufacturing facility tayo. Hindi po magsasaramin. Magsasara mamayang alas G's yung counter. Bubukas o libukas ng alas G's. Are you with me? Yes! Stable yung ginagalawan nyo, so you don't have to worry for anything. Pero sa topic na to, I want to concentrate about believing in yourself because a lot of people do not actually believe in themselves. Please, ngayong gabi, maniwala po kayo sa sarili ninyo. Yes! Walang bulahan. Kasi madaling sabihin na naniniwala kayo sa sarili ninyo pag nandito kayo eh. Pero pag mag-isa na kayo, at ang internal dialogue nyo, parang di ko kaya. Gustahan tayo, may internal dialogue kayo eh. May kausap kayo sa loob eh. Yung mind yung nagsasalita mag-isa. Kahit pigilan mo, tumigil ka na! Ayaw ko, bahala ka, hindi kaya. Napapansin niyo ba yun? Yes! Sino dito yung nagsasabi na, minsan nagsasabi mo sa sarili mo, naiinis ako sa sarili ko. Kasi may ugali na kahit pigilan mo, lumalabas. Tama eh. Mali? Tama! Yan yung lower self. Kasi dalawa yan eh, may good and bad. So starting tonight, do yourself a favor. Ang ifi-feed nyo lang lagi sa katawan ninyo, ang pakakainin nyo lang. Kasi imagine yung katawan natin sa loob. There are two walls. Dalawang lobo.
two wolves. Yung isang wolf, puno siya ng love, compassion, generosity, thoughtful, committed, hardworking, very positive, joyful. Yung isang wolf, punong-puno ng negativity, hatred, low self-esteem, walang confidence, walang tiwala sa sarili, sakim, greedy, selfish. Dalawa yan. Lahat tayo mayroong dalawa niyan sa loob. Ang tanong, sino sa palagay niyo ang nananaig o nananalo? Kung sino yung pinakakain niyo? Titin ko ah. Sa dalawang yan, positive at negative, nag-aaway lagi. Sino ngayon ang mananaig sa buhay niyo? Yung pinakakain niyo. So kung lagi kang negative, ang storya mo, change your stories, change your narrative. Palitan nyo na yung kwento ng buhay nyo. Tama na yung broken family kasi ng mga. Iiwan kasi yung tatay ko. Stop that! Hirap lang kasi kami. Hindi ako nakapagtapos ka. Change your story. Given na yun eh. Baguhin mo na narrative mo. Because kung ang kwento, buhay mo nga negative na, ang kwento mo pa, buhay, negative pa, to doble. You cannot change the past. It's there already. But you have to change your story. Ako, pinanganak mahirap, pero kailangan bang gawin ko lagi yun ang story ako? Broken family ka. Kailangan ba lagi yun ang lalabas sa'yo? Hindi ka nakapagtapos, pero yun ba kailangan lumalabas lagi sa'yo? Pinakakain mo lang yung negative side mo. Change your story. Papansar, paano ko babagawin yung story ako? Simple lang. Yung narrative mo, yung lumalabas sa bibig mo, payaman ako, kaya ko to. Marami akong marirecord. Makakahanap din ako ng boyfriend mo. Makakahanap din ako ng boyfriend. Makakahanap din ako ng girlfriend. Hindi yung single ka na nga, ang narration, narrative story mo. Lakman lang ako ang pinagustos sa akin. Ang long put ko. May sakit ka na. Alam mo itong gagawin, huwag niyong gagawin, ha? Pag may sakit kayo, huwag niyong kukwentong may sakit kayo. Lalo kong nagiging powerful yung sakit. Kaya may ubo ka. Ano mo, may ubo ko eh. Ano? Huwag niyong i-spread na may subsequent. Kasi you give power to what you pay your attention or give your attention. If you give your attention to your sick or if you're sick, your illness, nagiging powerful siya. So huwag niyong pong gagawin. Huwag niyong gagawin masyado ng attention yung mga negative sa buhay. At hiwalay na nga kayo mag-asawa, yung pay-narrative mo. Hiwalay na ako. Iwan ako eh. Mahanap ng iba eh. Change your story and you will change your life. Yes! Ha? Sabihin niyo po yung kwento niyo. Pag may bagong kwento niyo, magugulat ka. You become powerful. Believe in yourself. Tiwala ka, dapat gusto mo yung sarili mo. Kahit nag-iisa ka, sabi mo sa sarili mo, magdalima. Awa nyo? Yes. Yung internal dialogue, pag nag-iisa ka, magaling ako eh. Kaya ko to. May gift sa akin si God, meron akong talent eh. Meron akong kalalagyan, kaya nga ako tinawag sa Englopan, may kalalagyan ako eh. Ha? Start liking yourself. Kung may unang taong may gusto dapat ng sarili nyo, kayo dapat. Gusto nyo dapat siya. Gusto mo ikaw. Mahal mo siya. Gusto mo yung kulay mo. Gusto mo yung pagkakulot mo. Gusto mo dapat siya niya. May iba kasi iba eh. Puti pa siya, maputi. Ako nog-nog. Dapat gusto mo siya. Dapat mahal mo yung sarili mo. Pwede ba yun? Yes! Kasi pag mahal mo yung sarili mo, yung confidence level mo tumataas. Love yourself. It's okay to love other people, but you always have to love yourself in the first place. Kung may unang unang kamakalan yung sarili mo, lagi kayo mag-iwan ng katiting sa kanya. Clear? Yes! Lagi kayo mag-iwan ng katiting para kung sino mamang iwan sa'yo, may katiting ka pa. Hindi ka tulad ng iba, pag iniwan ka sa'yo, anong ginagawa? Mamamatay ka.
Una-una, ganun muna. Di ko kaya. Pangalawa niya, mamamatay ako. Ano yan, oxygen mo pag nawala, mamamatay ako? Need something for yourself. Because, you know, pagmano yung sarili mo, you tap into your personal power. Hindi mo kailangan i-judge ang sarili mo based on your past. Lahat tayo may pinagdaanan. Wala pong perfect. Kundi pa, ikukumpara yung sarili nyo kung kani-kanino. Mabuti pa siya ganito, mabuti pa yung family niya ganyan. No. You are, we are all wonderful creation of God. And sa pagkadahilan na yun, parang tayo I want you to be confident about yourself. I want you to believe that you have power, that you have gift from God. I want you to believe that you have a destination here. I want you to believe na meron kang kwento dito sa AIM Global kung bakit nandito ka. I want you to believe na meron kang puwang, meron kang pwesto dito na naghihintay sa'yo na ililista yung pangalan mo sa Millionaire Circle. Wonderful story of AIM Global Distributor. And all these things are possible if you only believe. Forget about your mistakes. Forget about your past. Forgive people. Stop blaming. Tama na yun. Guilt, blame. Tama na. Patawarin nyo sila. Excess baggage yan eh. Kaya nila. Do more. You need to forgive to find your own peace. Hindi man nila deserve, pero ikaw deserve mo peace. Kaya forgive me. Yes. From now on, you need to zoom in life, let go. Kaya, sa labas, paglabas ni dito, nag-iisa ka na naman. Ang kakampi mo lang yung sarili. So change your internal dialogues. Laging maganda, laging positive. Para may empower pa kayo lagi, I don't know if you pray. Pray before you sleep or pray before you get up in bed in the morning, every morning. That gives you confidence. Alam mo, in my experience and in my experience of all the people I've trained, walang makakapigil sa'yo pag naniwala ka sa sarili. May kasabihan, di ba? You have to learn how to spread your wings because you yourself will never know how high you can fly until you spread your wings. Pati ikaw, magugulat ka sa magiging accomplishment mo pagdating ng araw dito sa inyo. Magugulat ka na. Ay, kaya ko pala yun. Ay, magaling pala ako. So, hold on to that vision. Kaya nga siya tinawag na vision kasi hindi pa present. Darating ka na. So, ang maganda, may hope ang bawat isa sa atin. So, let's work hard to make our dreams come true. Pwede ba yun? Yeah. Last, number four, always be positive. Pag sinabing be positive, lahat merong kwento, lahat may dahilan. Yung mga pangit na nangyayari sa inyo, yung mga hindi magandang experience, ipunin niyo yan kasi yan ang magpapatibay sa leadership ninyo. Ipunin niyo yan kasi pag kayo nasa entablado na, nasa Araneta, nasa Philippine Arena, yan ang mga ikukwento yung napaghirapan ninyo. Kailangan yung pagdaan ng hirap kasi yan ikukwento nyo pag wala kayong pinagdaan ng hirap. Tama! So be positive, lahat may purpose. Pag naiinjan ka, may purpose yan, ba't nawala? Baka sakit pa ng ulo ko yan pag lumaki, kaya ayaw mo na. Ha? Pag iniwan ka, may kapalit yan na mas mamahalin ka. May hugot talaga yung mga tao din talaga, tama rin ang tao. Broken-hearted ka siguro. Ulitin ko, ang hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Ay sadyang para sa'yo. Huwag niyo nang i-resist yun. Just go with the flow. Accept. Kaya kayo nahihirapan kasi gusto nyo kayo ang nasusunod eh. Sa mundo ang nasusunod, yung universe. The arrangement of things. Kumbaga, the order of the elements. Yan ang nasusunod. Hindi lahat ng bagay ikaw masusunod. Kaya pag hindi para sa'yo, let it go. Pag nahihirapan ka, just accept it. Do not resist. Do not reject. Kasama yan sa growth mo. Kasama yan sa mga magiging legacy mo. So always be positive. Pag sinabing,
positive, kahit anong pangit nangyari, may purpose. Like, there was a king sa isang kingdom, of course. Itong king na to, every year, meron silang ginagawang festival. Nag-hunt sila sa forest every year kasama yung buong family. Nag-hunt ng mga wild animals. So one day, they went to the forest together with his entire family kasama yung mga knights niya, bodyguards. Unfortunately, pagdating nila dun sa forest, nawala sila. At pagdating sa forest na yun, nako, teritoryo pala ng cannibal. Alam niyo yung cannibal? Yes. Yung mga nangangain ng tao, hinuli silang lahat. Hinuli. Tapos, paghuli sa kanila, ayan, nuhugasan na sila, pinapaliguan na. Nagihiwa na yung iba ng sibuyas. Tapos pinabiliguan yung king. Nung pinaliguan yung king, nakita dun sa paa ng king, wala siyang hinlalaki. Ano yung hinlalaki? Yung toe, putol. Sa kanila pala, sa cannibal, bawal silang kumain ng walang, ng hindi kumpleto yung paa. Mamalasin sila. Kaya sabi nung ano, nung naghuhugas dun sa king, pumunta dun sa chief nung cannibal. Sabi, chief! Chieftain! Yung king nila, kulang ng hinlalaki. Hindi po natin pwede kainin yung hari nila. Mamalasin na po tayo. Baka hindi na tayo bigyan ng mga kakainin sa susunod. Sabi nung chieftain nung cannibal, o sige, pakawalan na yan. Kasi marami pa namang ibang inaiwan na pwede natin kainin. Pakawalan na yung hari nila. So yung king, pinakawalan. Pinakawalan siya. Nung pinakawalan siya, tuwa-tuwa siya, balik siya sa kingdom niya. Balik siya sa kingdom niya. Pero ganito kasi yon. May kwento kung ba't nawala yung hinlalaki niya. One day, nung medyo binata-binata pa siya, o hindi pa siya masyadong, alam mo na, palaki family niya, mahilig siyang mag-fencing. Alam niyo yung fencing? Kasi naalala niya kung bakit wala siyang hinlalaki. Bakit nga ba nawala na? Ah! Nung bata kasi siya, o nung bago siya, bagong kasal pa lang siya, naglaro siya ng fencing. Nabitawan niya yung espada niya. Nung nabitawan niya, sa tulis ng espada, tinamaan yung hinlalaki, putol! Nagngangawa siya. Pero may isang knight, yung bodyguard ba, lumapit sa kanya, sabi sa kanya, my king, napakaswerte mo, my king! It's a good omen na nawalan ka ng hinlalaki. So bad trip yung king kasi nawala na nga siya ng hinlalaki, binobola pa siya nitong knight niya. Sabi niya, anong sinasabi mong good omen ito, nawala na nga ako. King, pagdating ng panahon, ako, it's a good sign. Sa bad trip niya dun sa knight niya, sabi niya, bambobola ka, bolero ka, ipakulong niyo to sa pinakamalayo, pinakamadumi, pinakamabahong kulungan. Na-recall niya, nawalan ako ng hinlalaki, pero tama yung knight ko. Good omen pala, good sign na nawalan ako ng hinlalaki. Alam niyo, pagdating niya sa kaharian niya, naalala niya yung pinakulong niya. Kaya pagdating niya doon, pakawalan yan. Tama yung sinabi niya. Dahil nawalan ako ng hinlalaki, it saved my life. So pinakawalan yung matanda na, yung nagsabing, alam mo, swerte ka, king, tanda. Nagkaroon ng malaking piyesta, festivity, dahil dito sa night na to. Nung lasing na sila, sabi nung king sa night niya, my dear knight, ask me everything, even half of my kingdom, I will give you. Alam mo, sabi nung matandang knight niya, wala, no king, ako pa po ang magpapasalamat sa inyo. Pinakulong na kita? Malayo, mabaho, ginutong ka for so many years. Ikaw pa magte-thank you. Ba't ka magte-thank you? My dear king, kung hindi niyo ako pinakulong, malamang kasama ako dun sa hunting sa forest. Malamang nakain ako kung hindi niyo ako pinakulong. Lesson doon, everything happens for a reason. Maaaring ang treatment mo na sa nangyayari sa'yo negative. But in the long run, when you see the bigger picture one day, buti na lang pala nangyayari yung negative na yun kasi blessing and dysfunction. Kaya ang tawag dyan? Be positive.
Kahit anong pangit na nangyayari, may purpose yan. Kaya pag taga-aim global ka, be positive lagi. Yes. So, dapat ang dugo mo, be positive. Be positive. Be positive. Kaya pag nag-donate kayo ng dugo, tapos yan, anong dugo mo? Be positive. Pag lumabas yung test, hindi po, type O ho kayo. Ay, hindi, taga-aim global ako. Be positive kami. Clear? Clear. So, tanong, ano type ng dugo nyo? Be positive! Kamamaya niyan, be negative, ha? Last! Okay, let's go to the scales. Last na to. The last part is number 4, which we call scales. Ito, para mas mapaliwanag ko itong scales, maglipapakita ko ng flowchart or diagram kung ano bang nangyayari o anong kailangan mangyayari para makuha niyo yung mga pangarap niyo. So let's say, let's categorize yung mga pangarap niyo as result. Sabihin niyo, result. Result. Okay. Yung results na to can be money, can be cars, can be what? House, travel, financial freedom, can be time freedom, health, etc. Tawag natin dyan, result na gusto nyo yan sa networking. Tama, mali? Kaya kayo nag-join dito para dyan. Yes. Pero you have to understand, bago lumabas tong result na to, kailangan magkaroon kayo ng network. Kailangan magkaroon kayo ng grupo kasi doon gagaling yung 1,000, doon galing yung Unilever, at saka Stairstep. Meaning, yung kita galing sa networking. Madaling intindihin to. Yung kita, yung result na gusto nyo, galing sa network. Walang network, walang result. Malaking network, malaki result. Maliit na network, maliit na result. Walang network, what result? Kaya pag ang tanong sa akin, Sir, hindi ko pa nakukuha yung pangarap ko. Wala pa akong result. Pag tinanong ko, may network ka na ba? Wala din. Hindi dapat lang. Ang logic, simple lang. Yung income, yung pagkita, darating pag may grupo na kayo. Yung size ng grupo, doon nakadepend yung size ng magiging result. So therefore, malaki ito, malaki result. Maliit ito, maliit ito. Ngayon, ang tanong, anong gagawin para magkaroon kayo ng network? Ang tawag dyan, dapat meron kayong activities. Sabihin nyo, activities. Activities. Or meron kayong task. Trabaho. Itong activities na to, ang magpo-form ng network ninyo. Maliwanag ba? Yes! Walang activities, walang network. Walang network, walang result. Sir, ano po ba yung activities? Ito yan, yung mga skills. Business to eh. Kaya siya tinawag na business. Yung word na business, pag in-spelling mo yung business, ang spelling nun, nakakatawa. Business. Di ba? Pag in-spell mo yung business, bakit business? Kasi galing to sa root word na business. Tapos pinag-isa na lang over time. So which means, ang pagkakaroon ng business ay pagiging busy. Kaya ang spelling ng business, business. Because it comes from the root word, business. And when time evolved, it became business. So, which means, business means being busy. Dahil nasa B quadrant ka, aim global, busy rin kayo dapat. Busy sa kakaano? Chismis? Busy sa kaka-iyak? Sa kaka-nega-nega? No! Dito kayo busy. Prospecting. Naghahanap ng prospect. Saan pa? Busy recruiting. Nag-invite. Nagdadala. Nag-i-recruit. Nangihila. Nangihidnap. Yes! Nambubudol-budol. Busy sa kaka-present. Ng business, presenting. Ang presentation, maraming form. Merong centering, yung dadalhin mo rito yung prospect mo kasi hindi ka marunong mag-talk. Kaya yung speaker mag-talk para sa'yo. May table presentation. Yung marunong ka na mag-talk, kaya di na OPP mo siya sa
coffee shop, sa opisina niya, or wherever, merong mga tinatawag na big day OPP. Yung big day, yung company, may mga sponsored na OPP po yan sa iba't-ibang lugar. Pwede kayo magdala doon, open to all. Merong house party. Yung iniipon nyo, yung prospects nyo sa isang lugar, katulad ng sala, ilalim ng puno, garahe, 5 hanggang 10, doon kayo magpipresent. Meron naman tinatawag na online presentation. Ama? Yes. Point is, when we say presenting, dapat meron kayong presentation, depende kung ano ang strategy ng grupo ninyo. Personal experience. Lumaki ang network ko sa dalawa. House party at saka table presentation. Hindi lumaki ang grupo ko sa centering. Nung nag-network po ako, lumaki ang grupo ko sa kaka-one-on-one ko at ng mga downline squad, tsaka sa home party namin. Nagpupunta lang po kami sa office para mag-training. Pero hindi kami nagdadala ng first-timers dito. May dali man kaming first-time dito, nakausap na namin sa OPP sa labas. Maliwanag? Yes. Yun po ako. Kaya ako nalaman kung anong strategy ang hiyam sa akin kasi may activity ako. Hindi nyo malalaman kung anong hiyam sa inyo kung wala kayong gagawin. Clear? Yes. Ang importante, meron kayong presentation. And bumulusok ang grupo ko personally nung natuto ako mag-present mag-isa. Yung ako na naglalakad. Kasi pag nakita ng grupo mo na marunong ka na maglatag mag-isa, lalakas ang loob nila maglatag din mag-isa. And can you imagine, pag marunong ka mag-OPP, lahat ng damay mo marunong OPP, leverage ka agad, multiply ka agad ang pagsabog ng grupo mo. So, ang first na kailangan yung basagin sa sarili nyo, marunong kayo mag-talk mag-isa. You cannot entirely depend upon your upline. Your upline, your mentors, your sponsors will just be there for the meantime, but they will never build your group for you. Tanggalin niyo po sa isip niyo, you are an independent distributor. Yes. Hindi kayo dependent distributors. So, hindi lalaki ang grupo niyo pag laging si upline na nagpe-present sa prospects. Ama. It has to come to a point na magkaroon ka ng confidence level na ikaw na yung marunong mag-OPP. Madali lang naman eh. Ang importante lang, ginagawa niyo para gumaling ka ng gumaling. Yes. Kasi pagka marunong ka na mag-OPP, strike anywhere ka na. Kahit saan yung prospect mo, pwede mong puntaan. Kahit bisitahin mo bigla, yung kapitbahay mo, pwede mong latagan. Nagmimerienda kayo ng office mate mo, pwede mong latagan. May katabi ka sa jeep, pwede mong latagan. May nakatabi ka sa aeroplano, walang magawa, hindi makapara, latagan mo. Diba? Eh pag hindi ka marunong mag-OPP, ang daming missed opportunity. Eh dapat marunong kayo. Now, mas madali ngayon because of technology. Sa laptop, o kaya sa iPad, o kaya sa tablet, o kaya sa mga phone nyo, ipa-download nyo from your sponsor yung OPP presentation para meron kayong kodigo. Para nagpe-present kayo, yun ay ipapakita nyo sa prospect nyo, PowerPoint. Hindi naman kailangan na ballpen at papel lagi eh. Tablet, cellphone, pwede na yun eh. Masarap nga pag may PowerPoint kasi kodigo yun eh. Tama? So, kuha kayo sa upline nyo ng mga OPP presentation na PowerPoints, available lahat yan. Pero huwag niyong ililimit yung sarili niyo na hindi kayo marunong. Uunahan ko na kayo. Gusto niyong yumaman dito, dapat marunong kayo mag-present ng OPP natin. Clear? Oo. Marunong ka na mag-present. Dapat marunong ka rin mag-closing. Ano yung closing? Ibig sabihin, paano mo pabibilihin? 3 heads ba? 7 heads ba? 15 heads ba? Paano mo paliliitin sa kanya yung 6,980 na worth ang investment. Ngayon, di kayo mahihirapan. 3,999 lang ang ipopromote mo, meron na. Promote mo muna nang ipromote yung 6,980. Pag hindi kaya, cambio ka. But wait, there's more! Sabihin mo sa kanya. Kumbaga parang sa ano lang, eh, no? Sa advertisement. Di mo kaya ng 6,980? Meron kaming promo hanggang June, July, August. 3,999 na lang, member ka na ng AIM Global. So dapat marunong kayo mag-closing. Are we clear? Yes! Marunong kayo mag-answer ng objection. Ano yan? Yung mga tanong, marunong kayo magsagot. Pag sabing pyramiding yan, may sagot yan. Wala akong timing, may sagot yan. Mahal eh, may sagot yan. Paano yan? Part-time lang ako, may sagot yan. Dito po, pag tumatagal na, ang pinakamasarap kausap, yung may mga objections. Yes. Ang pinakaayokong kausap, yung mga walang reaction. Yes.
Yung mga buwiset. Yung mga pag nagtanong, pag tinaupipi mo, tapos na. Ano pare, maganda ba? Nakaganyan lang sa'yo. Pag tinanong mo, babalik ka ba? Magjo-join ka ba? Yun ang pinakamahirap kausap, yung NR, no? Ang pinaka gusto kong kausap, yung parang lumalaban. Hindi man lumalaban, pero mahirap yan eh. Ah, masarap kausap to. Mahal eh, yan, masarap. Tatanungin ko muna sa asawa ko. Ha, sarap kausap nito, under. Masarap kausap yung may tanong. Kasi ang tanong, ang objections, are buying signs. Na pag natanggal mo yung objection, pasok siya, magsasign up siya sa'yo pag natanggal mo yung mga objection. Kaya pag nagmamam kayo, tapos may tanong, huwag kayo maiinis na, ano, sa isip mo ba, busy to, tanong naman ang tanong. Pag matanong, maganda. Ikaw rin naman, nag-join, napakatanong mo eh. Mag-iisang head ka lang naman, kung makatanong ka, akala mo 15 heads yung ilalabas mo. Tama, mali? Ikaw din naman, yung bago, ang kulit mo eh. 7,000 lang pakakawalan mo, akala mo million yung pakakawalan mo, kung makatanong ka. Tama ba ako? Kaya masarap kausap yung maraming tanong. Kasi yung tanong, ibig sabihin, nag-analyze, nag-process po yan. So huwag kayong maiinis doon sa mga prospects na matanong. Ako, believe me. Swear, ewan ko kung yung ibang top distributor dito, naramdaman na. Minsan yung pinakamadaling kausap sa pag-join, positive ka agad, walang resistance, ang bilis mag-quit. Yung nahirapan ka, yung ang dami niyang tanong, neg-neg siya. Ang pinakamahirap mapakwit dito, yung dating negative na nag-sign up. Ganyan. Sabi ng isang, yabang, ako yun, di ba? Ako yun, ha? De, totoo yan, di ba? Ilan sa inyo yung napasign up kayo, nag-sign up lang kagad, walang ka-resistance, bumili ng 7 heads, after 1 week, wala na. Pa-follow up mo, wala na. Tama? Kasi yung mga yun, naka-encounter ng negative sa labas, napanghinaan kagad. Whereas ang isang prospect, na bago mo papasign up, negative, ang daming tanong, nung bumili na siya, siya yung naka-encounter sa labas, guess what? Ang tibay niya kasi, kaparehas ko lang ito dati. Diba? Alam mo, negative, ganyan din ako dati, pero nag-sign up pa rin ako. Kaya ang pinakamasarap or pinakamahirap mag-quit dito, alam niyo ko sino? Yung mga dating negative. Yeah! Ayan na mga, ang tagal mag-quit niya. Kasi sila mismo negative dati. Ang pinakamabilis mag-quit, yung pinakamabilis mag-sign up. Bilis niya. Kasi maka-encounter lang na negative, wala na. Clear? Oh. Tapos, pagka nag-sign up na, syempre, marunong kayo mag-follow up. Dapat nakakabalik dito, nakakausap nyo para hindi man lamig. Kasi ang isang distributor, pag excited, after 3 days, hindi mo nakausap, malamig na yan. Parang bangkay. Clear? Marunong kayong wala na space dyan. Dito naman. Follow up. Oh. Marunong kayo mag-retail. Yan yung mga activities. Nagbebenta. Ma-attend ng training. Nagbe-meeting with the upline. Yan. Yan yung mga activities. These are the activities that build the network. More activities, bigger the network. Less activities, less the network. No activities. Kaya pag-agila ka, ginagawa mo ito. Pag-agila ka, ginagawa mo. Prospecting, recruiting, presenting, closing, answering objection, follow-up, retailing, training, meeting. Alam niyo pinakadulo? Repeat. Saan re-repeat? Prospecting, recruiting, presentation, closing, answering objection, follow-up, retail training meeting. Repeat! Prospecting, recruiting, presenting, closing, answering objection, follow-up, repeat! Alam mo, santalo yung iba? Hindi nag-repeat! Wala, hindi. Sa labas, pag-repeater ka, pangit.
Dito sa AIM, dapat repeater kayo. Ha? Keep repeating. Keep repeating. Because repetition is the mother of learning. Keep repeating, keep repeating. Isipin mo, pag lagi kang bumabalik, kaya mo, repeat. 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 Tanong, makakabuhay ka hindi? Makakabuhay ka hindi? So, ladies and gentlemen, in summary, ang katapat ng network, trabaho lang. Ang katapat ng network, hataw lang. Ang katapat, magdala lang kayo. Hindi ka niyayaman dito kung member ka lang, kailangan may gawin ka. Parang sa Anytime Fitness at saka Gold's Gym lang yan. Hindi sapat na member ka. Dapat, pumupunta ka sa gym na ginagamit mo yung facilities, nag-exercise ka. Same way here. Now, pag pinag-aralan mabuti, sabihin na natin nakakapagod. Sabihin na natin, you know, believe me, kapagod to. Pero wala namang iba makakinabang ng pinagpaguran mo kundi ikaw at saka yung mga mahal mo sa akin. Kapag ikaw may hirapan, sino ba makikinabang? Kung magpasapan, sa pagte-treadmill, pag ikaw tumatakbo, sino ba yung pumapaya? Sino ba yung gumaganda yung cardio? Di ba ikaw? Ngayon, pag tumatakbo ka, tapos yung katabi mo pumapaya at walang ginagawa, huminto ka na. Pero ang buhay, hindi naman ho ganun ang buhay. Ang AIM Global, may hirapan ka, pero ikaw makikinabang. Nakakapagod siya, of course. But ladies and gentlemen, lahat yan sulit. Ano ba naman yung 2 years na mahirapan ka, mapuyat? Punta muna matulog. You get enough sleep when you die anyway. Hataw lang. Pero after 2 years, milyonaryo ka, financially free ka, nagdadala ng pamilya mo sa Hong Kong, may sasakyan ka, komportable ka, bayad ang utang mo, may retirement ka, what is 2 years? What is 2 years kung bayad ang utang mo? What is 2 years kung may ipong ka? What is 2 years kung may network ka? What is 2 years kung nakakapag-travel ka sa Disneyland kasama kids? What is 2 years? So, life is a matter of perspective. I'm just giving you the right perspective now because I want you to become professional networkers. Ang goal ko kanina, sabi ko pagkatapos nito, dapat hindi kayo makatulog. And I hope you won't be able to sleep kasi ang laking bagay na naghihintay yan yun sa AIM Global. God bless you all. Our prayers are with you. Thank you and God bless you. Thank you, thank you.